Ayaw ko nang magmahal. Pagod na ako masaktan at pagtaksilan. Kaya naman lahat ng panahon ko ibinuhos ko sa trabaho para lalo akong umasenso. Dahil ang babaeng huling minahal ko, pinagpalit ako para lang makuha ang mga material na bagay sa mundo. Pero di ako makapaniwala sa nalaman ko. Nagbunga pa lang pag-iibigan namin ng ex kong si Anna. Ang pangalan ng anak namin ay Chloe, isang babae. Isang araw naman, dumating sa buhay ko si Patricia Mendoza. Sobrang bait niya at napakaganda. Ang maganda pa sa kanya, hindi lang ako ang minahal niya, pati na din ang anak ko. Paano ko mapipigilang umibig muli sa isang babaeng may busilak na puso at tanggap lahat sa akin? Bukas sana sumaya ako. Bukas sana di ko na maramdaman lahat ng sakit. Bukas sana nandito siya sa tabi ko. Bukas sana malaman niya na mahal ko siya. Bakit bukas? Kasi pagod na ako ngayon. Bukas na lang ulit ako aasa. Hello mga ka-MV. Ngayon ay isang love story muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay ang love story ni Mateo Alforto at Patricia Mercado. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. I'm really sorry, Mateo. Tapos na tayo. At sasama ako kay Tony sa ayot sa gusto mo. Di mo pwedeng gawin sa akin to, Anna. Mahal kita! Galit na sagot ni Mateo nang malaman niya ang kataksilan ni Anna. Mateo, praktikal akong tao at mayaman si Tony kumpara sa'yo. Kaya mo bang ibigay ang mga gusto ko? Ang mga luho ko? Hindi. Si Tony kayang-kaya niya. Marami siyang naibibigay sa'kin kesa sa'yo. Kahit na masikap ka din naman at may kaya. Kahit papano, pero masigit pa din ang yaman sa'yo ni Tony. At isa pa, masaya ako sa kanya kaysa sa'yo. Lalo na't hindi na kita mahal. Casual lang na sinabi yun ni Anna at para bang walang pakialam sa binata kahit na sobrang sama na ng loob nito. Ano? Paano na lang ang 4 na taon nating pagsasama? Mababaliwala lang dahil lang sa mga binibigay niya? Well, sino ba naman ang mas talo sa relasyon natin? Hindi ba't ako dahil ako ang babae? Anyway, wala na sa akin yun. Sa totoo lang, naging maligaya rin naman ako sa piling mo. You're such a nice and great lover. Especially when it comes to bed. Nangingislap sa kapilihan ng mga mata ni Anna. Pero hindi sapat yun, Matt. I'm really sorry. Gayun pa man, marami itong humakbang palapit sa binata. Pwede kitang iwanan ng isang alaalang palagi mo maaalala sa tuwing maiisip mo ko. Humawak ito sa botones ng polo ni Matt at sinimulan yung buksan isa-isa. Just like the good old days, sweetheart, we do it again now. Naniningkit sa poot ang mga mata ni Mateo. Oo nga, at ang ipinag-aanyaya nito ay dati na nilang ginagawa. Hindi na niya masisikmurang ulit-ulitin yun. Sa babaeng para sa kanya ay kasuklam-suklam na. Get lost! Paiklas niyang inalis ang kamay ng babae sa kanyang polo at halos pasalyang dinala ito sa pinto. Get out of my sight, Anna! Baka hindi kita matansya! Ilang saglit na natigalgal si Anna. Maya-maya ay tumaas ang kilay nito. Okay, fine! Kung ayaw mo sa akin, lalong ayaw ko sa'yo. At ano nga ba ang mapapala ko sa'yo? You're nothing! Para loser! Humahalakhak na umalis ang babae. Sa pahayagan na lang nabasa ni Mateo ang pagpapakasal ni Anna kay Tony. It was a grand and dream come true wedding. Isang kasal na alam niyang noon pa pangarap ng babae dahil yun ang hinihiling nito sa kanya. Lumigaya ka kaya sa ginawa mo sa akin, Anna? After all those years na minahal kita, inalaya ng paggalang at pilit na sinunod ang lahat ng gusto. Ngayon, nagawa mo pa akong pagtaksilan. Napailing na lang si Mateo habang itinitiklop ang pahayagan. Kasabay niya na itinitiklop na rin niya ang bahagi ng kanyang buhay na kasama ito. Parang kailan lang ang eksenang yun. Akala niya ay tapos na ang bahagi ng kanyang kahapon na may kaugnayan kay Anna. Ngayon ay nakatigalgal si Mateo habang hawak ang larawan ng isang batang babae na may 6 na taon ng edad. Anak ko ang batang to.
hindi makapaniwalang bulong ni Mateo sa sarili. Anak namin ni Ana. At tumatanggi man ang kanyang isip dahil hanggang ngayon ay nasusuklam pa rin siya sa babaeng naglaro sa kanyang damdamin noon. Ngunit ang larawan ng batang tinutunghayan ang nagbubulong sa kanyang puso na anak nga niya ang nasa larawan. 2 months pregnant na si Mrs. Ana Diaz nang magpakasal siya kay Tony Diaz, Mr. Alberto, at baog ang kanyang asawa ayon sa mga medical records nito. Ang bata ayaw tanggapin ng mga kamag-anak ni Mr. Diaz na kadugo nila. Nagtagi sa mga bagang ni Mateo habang kuyom ang mga kamao. Paano sila nakasiguro sa bagay na yun? Nagsagawa sila na kung ano-anong test sa dugo at DNA ng bata. Lahat ay walang tumugma kay Mr. Diaz. Minsan pang nagtagi sa mga bagang ng binata. Ano na kaya ang naging kalagayan ng batang sinasabi nito na anak daw niya? Marahil, nagmistula itong kuting na walang umangkin. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Hindi maipaliwanag ni Mateo ang paggapang ng pananabik sa kanyang puso. Nasa pangangalaga siya ni Mrs. Patricia Mercado, isang byuda na walang anak. Pansamantala, nasa kanya ang bata bilang foster parent nito. But after a month, babalik din siya sa bahay ampunan na nangangalaga sa kanya. Patuloy ng wika ng lalaking kausap niya. I want to see her. Sasamahan ko kayo sa Hospicio de la Angela para makausap ang mga madre. Sa kanya niyo malalaman ang kinaroroonan ni Chloe. Okay. And one thing more. Mr. Alberto, what is that? Tulala ang inyong anak. What do you mean? Hindi siya isinilang na abnormal, pero nang sabay na mawala ang kanyang mga magulang, natulala siya at hindi na makausap. She was suffering from a trauma na hindi pa alam ang dahilan. Lalong sumigid sa kanyang damdamin ang pagnanais na makita na ang batang sinasabi nito. Matapos magpunta sa Hospicio de la Angela sa bayan ng San Lorenzo, itinuro si Mateo ng mga madre na magpunta sa baryo ng San Lucas. Di umano ay naroon ang taong kailangan niyang makausap. Halos isang oras nang nagbiyahe ang binata bago siya nakarating sa dulo ng San Lucas, kung saan nakatirik ang dalawang palapag na bahay na pag-aari ni Patricia Mercado, ang babaeng pansamantalang umaaruga sa kanyang anak. Yes? Bahagyang nakakunot noon na tanong ng babae na nagbukas ng gate. You are Mrs. Patricia Mercado? Casual na tanong ni Mateo. His eyes were focused to her face. The woman was in her late 20s. Mahaba ang buhok nitong nakasabog at walang anumang kolorete sa mukha. Simpleng house dress na kulay light pink ang suot nito at nakasandalyas ng mababa. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ni Mateo ang pagkudlit ng paghanga sa kanyang puso para sa babaeng kaharap. Ang kasimplihan ng eyes ni Patricia ay lalong nakadagdag sa angkin nitong kagandahan. Ay, Mateo Alberto, wika niya, bahagyang natigilan ng babae. Ikaw ang ama ni Chloe? Bahagyang nabubulol na tanong nito. Yes, ang sabi sa hospisyo. Ah yes, please come in, wika nito na nakabawi na. Gayunpaman, napansin ni Mateo na bahagyang nangangatog ang tinig nito. Naunang pumasok ng kabahayan si Patricia. Nakasunod ang binata na nagkaroon ng pagkakataong mamasdan ang magandang tayo ng babae. Simple lang kung kumilos at humakbang ang babae. And yet, there's something in her na sa pakiwari ni Mateo ay napakagandang masdan. Naipilig ng binata ang ulo sa isiping yun. Hindi siya dapat mag-isip ng ganun. Kagalang-galang ang babaeng umampon sa kanyang anak. Dapat niya tong igalang. Come in. Itinulak ng babae ang pinto. Nakita ni Matt ang magandang ayos ng sala. Maliwalas yung tingnan dahil sa malamig na matang kulay ng kurtinang nakapaligid. Maging ang pillowcase ay katerno ng kurtina ang kulay. Salamat. Nang itapak ni Mateo ang mga paa sa marble na sahig, may nadama siyang kapayapaan ng kalooban. A home. Yun ang tingin at pakiramdam niya sa bahay na yun. Maupo ka, kukunin ko lang si Chloe sa kwarto niya. Sige. Naupo na sa sofa ang binata habang pumapasok naman sa isang silid si Patricia. Maya-maya pa, muli na yung bumukas. Napigil ang paghinga ni Mateo sa pananabik na biglang gumapang sa kanyang puso.
Sa wakas, makikita na niya ang kanyang anak. Unang lumabas si Patricia. Maya-maya ay hinila nitong palabas ang isang batang may mahabang buhok. Pamilyar na mga mata, matangos na ilong at may kanipisang labi. Yun ang mga katangiang taglay ng batang sumungaw sa pinto. And her eyes focus on his face. It was a strange feeling again, tila may lumuksong kung ano sa dibdib ni Mateo. Hi! Nakangiting bati ni Mateo kahit may nabasa siyang kislap ng pagkatakot sa mga mata ng bata. Ngunit sa halip na sumagot, nag-iwas ito ng tingin at blanco ang ekspresyon ng mga matang itinuon yun sa sariling palad. Napatingin si Mateo kay Patricia. Malungkot na umiling ang babae. Nasunog ang malaking bahay ng mag-anak na Diaz. Kapwa na wala sina Tony at Ana sa aksidenteng yun. Pero si Chloe, himalang nakaligtas siya at natagpuan ng mga bumberong nakasiksik sa ilalim ng lababo na hindi inabot ng apoy. Yun nga lang, tulala siya at hindi makausap. 2 taon nang ganyan ang kanyang kalagayan. Mr. Alberto, bahagyang nilinga ni Mateo si Patricia. At hindi malubos maisip ni Mateo kung bakit wala man lang bakas na nagkaasawa na ito at nabiyuda 3 years ago. Mas mukhang teenager na bago palang magdedebut si Patricia para sa paningin ng lalaki. Gayunpaman mabilis na ipinilig ni Mateo ang ulo upang pawiin ang kung ano-anong iniisip niya. Naroon siya para sa kanyang anak, hindi para sa kung ano-anong bagay. Paano napunta sa bahay ampunan si Chloe? Alam kong milyonaryo si Tony. Kaya nga sa kanya nagpakasal ang nobya kong si Ana noon. Hindi naiwasan ni Mateo ang paglangkap ng pait sa kanyang tinig. Nagawang kami ng mga kamag-anak ni Tony Diaz sa mga kayamanang naiwan niya. Ang bata, dinala nila sa ampunan at hindi na binalikan. Ang mga madre lang ang nagtiyagang mag-alaga sa kanya. Gayunpaman, sa dami ng batang inaalagaan doon, hindi sapat ang atensyong ibinibigay nila kay Chloe. At dahil lagi ako sa Hospicio del Angela, nalaman ko ang tungkol sa kanya. At kahit hindi nagre-response ang bata kapag kinakausap ko, maganang loob ko sa kanya. I want her to be my daughter. Gusto kong gumaling siya sa pagkatulala. Gusto ko sana siyang ampunin pero hindi ako qualified na maging magulang niya dahil wala akong asawa. Pwede lang akong maging foster parents pansamantala pero kailangan ko rin siyang ibalik sa ampunan hanggang may dumating na papa sa bilang magulang niya. Bumakas ang lungkot sa magandang mukha ni Patricia. At labis akong nalulungkot sa isipin yun. Kung pwede lang na ako na lang ang magulang niya. Ilang sandaling natigilan si Mateo. Pagkuway napatingin siyang muli kay Chloe na walang kibong nakaupo sa sofa. Oo nga at nakatitig ang mga mata nito sa bukas na TV. Kung pakasusuriin ay lampas-lampasan yun na tinititigan. Kahit pa nga presensya ni Mateo o kahit na ni Patricia ay hindi nito pansin. Hindi ba talaga siya ipinanganak na ganyan? Ang sabi nila hindi raw. She was a healthy baby nang ipinanganak. Ayon sa family doctor ng mga Diaz, noon lang talaga siya natulala nang sabay na mawala ang kanyang mga magulang. Ilang sandali nang tapos magsalita si Patricia. Pahimik pa rin si Mateo. Hindi malaman ng binata kung ano pa ang iisipin sa nasuotang sitwasyon. All his life, pagkatapos ng breakup nila ni Ana, hindi na siya muling nagmahal. He focused his attention to his career as an architect, hanggang unti-unti niyang maabot ang mga pangarap sa buhay. Malaking bahay at lupa, 2 sasakyan, pera sa bangko at negosyong magiging fallback niya kung sakali. Lahat ng yun ay nakamit niya sa nakaraang ilang taon. At maligaya na sana siyang walang babae sa kanyang buhay. Then, all of a sudden, may isang Chloe na lilitaw. Sinasabi nilang anak daw niya. His life changed completely. Naging komplikado yun. Yun ang kanyang pakiramdam. May kumakatok na isang responsibilidad sa tahimik niyang buhay. Mr. Alberto, pukaw ni Patricia sa lumipad na diwa ng binata. Yes. Mrs. Mercado. Muling baling nito sa babae. Kung pwede lang sana, wag mo munang kunin siya sa akin. Ha? You see, ilang buwan na rin kami magkasama sa bahay nito. Kabilang 2. Pinapaliguan ko siya, pinapakain. Kinakausap. Kahit na hindi niya ako sinasagot. At alam ko, kahit hindi niya ako nakikilala,
at home na rin siya sa akin. Kapag natutulog kasi kami magkatabi sa kama, ginaganti niya ang yakap ko kapag niyayakap ko siya. Muling tumiim ang titig ni Mateo sa mukha ni Patricia, isang mapagmahal na ina. Ang nabasa niya sa katauhan nito, isang mabait at mabuting ina na handang magsakripisyo para sa isang anak. Isang karapat-dapat na ina para sa kanyang anak. At isa akong child psychologist. I know how to deal with her. Lalo na kapag may tantrum siya at ayaw kumain. O kaya naman ay sa mga gabing nagigising siyang nagsisigaw at anyong may kinatatakutan. Agad siyang pumapayapa kapag niyayakap ko siya. Pero ang sabi ng mga madre sa ampunan, ikaw ang nagpahanap sa tunay na ama ni Chloe. Nang halos ipagsigawan ng kapatid ni Tony na hindi nito anak ang bata. Kaya walang karapatan si Chloe sa mga naiwang kayamanan na kinikilala nitong ama. Yeah, ako nga nagpahanap sa'yo. Kasi gusto ko malaman ang talagang pinagmulan niya. That way, kapag magaling na siya, mapapanatag na ang loob ko kung kanino man siya isasauli. Ayoko kasing sa iba siya maipaampon. Gusto kong tunay niyang kadugo para mapagmalasakitan siya. At alam kong ikaw yun. Ang mga kamag-anak ni Tony, talagang ayaw sa kanya? Ayaw nila. Isang sagabal at kaagaw sa kayamanan ni Tony ang tingin nila kay Chloe. Naglabas pa nga sila ng mga katibayang baog si Tony Diaz. Bukod doon, they insisted na kuhanan ng DNA ang bata. And it's negative. Kahit anong katibayan, walang nag-match na si Tony nga kanyang ama. God! Hindi na iwasang bulalas ni Mateo sa isiping kung ano-ano nangyari sa kanyang anak. Para pa itong kuting na walang umangkin. At sa halip, tila basurang itinapon na kung saan. Lumamlam ang mga mata ni Patricia at waring nais niyang makiramay. Sa nararamdaman na kaharap, nauunawaan niya ang nadarama nito dahil siya mismo ay may mga pagkakataong nadedepress kapag nakikita ang kalagayan ni Chloe. Naniniwala akong gagaling pa naman si Chloe. Kailangan lang niya ng pagmamahal at atensyon kasama ang pangunawa. Anyway, sa loob naman ng ilang buwang pamamalagi niya rito sa bahay ko, marami na akong nakitang senyales na gagaling siya. Napaangat ang ulo ni Mateo at saglit na tinitigan si Patricia. Halimbawa'y ano? Napabuntong hininga ang babae at minsan pang sinulyapan si Chloe. Look at her. Nakatingin na siya sa atin at may buhay na ang kanyang mga mata. Unlike before na nakatulala lang siya at tila walang nakikita. Noon ayaw niyang maglaro sa labas ng bahay. Ngayon kusa siyang sumasama sa labas kapag nagdidilig ako ng mga halaman ko. Salamat. Thanks for what? Sa pag-aalaga mo sa anak ko, alam kong malaki ang naitulong mo sa kanya, kaya kahit papano, unti-unti na siyang gumagaling. Isang ngiti ang sumungaw sa mga labi ni Patricia at nag-iwas siya ng tingin dito. Sa napakaikling panahong pamamalagi niya rito, napamahal na siya sa akin. Ang totoo, talagang anak ng turing ko sa kanya. Kaya nga nagbalak akong ampunin na siya ng tuluyan. Kaya nga lang, hindi pwede. Dahil wala kang makakatuwang sa pagpapalaki sa kanya. Yes, tama ka. Napabuntong hininga na lang si Mateo. Sige, pag-iisipan ko yung sinabi mo. Salamat. Siya nga pala. Dito ka na maghapunan. Gusto kong makita mo ang mga kilos niya habang kumakain. Saka gusto ko rin mapag-aralan ang reaction niya kapag nasanay siya sa presensya mo. Kunot noong napatingin si Mateo sa kanya. Ang ibig kong sabihin, may mga nagiging bisita kasi ako na nakakasalo namin sa pagkain. At napapansin kong parang takot siya sa iba, lalo na sa lalaki. May kaibigan akong doktor na dumalaw sa kanya noon na lalaki. Ayaw niya kumain kahit anong pilit ko. Sa iba naman, parang magaan ang kanyang loob. Bagamat hindi niya sinusulipan man lang ang mga ito, at least magana siyang kumain. Ibig mong sabihin, pag-aaralan mo kung mangingilag siya sa akin dahil lalaki ako? Oo. Alanganing sagot ni Patricia, napatango na lang si Mateo. Ano nga kaya ang magiging kilos ni Chloe kapag kaharap na si Mateo sa pagkain? Bagamat abala si Patricia sa paghahanda ng hapunan nila, abala naman ang kanyang isip sa pag-analisa
sa sitwasyon nila ni Chloe ngayon. I don't want to lose her. Akala ko makakaya ko mawala siya sa akin, kaya pinilit kong ipahanap ang kanyang ama. Pero ngayong nakaamba na ang paghiwalay namin ni Chloe, parang may isang bahagi ng pagkatao ko ang nakatakdang mawala. Wala ka bang katulong? Ha? Gulat na napalingon si Patricia sa nagsalita. Si Mateo ang nalingunan niya na nakatayo sa bungad ng kusina. Kahit dadalawa lang kayo ni Chloe, mahirap din na maglinis ng ganito kalaking bahay. Isa pa, mahirap din naman ang wala kayong kasama rito ni Chloe. Humakbang ito palapit sa kanya. Napabuntong hininga si Patricia. I'm alright. Kahit naman ganyan ang kalagayan ni Chloe, hindi siya mahirap alagaan. Isa pa, nakasanayan ko na rin ang pagkilos dito sa bahay. After all, bago naman siya dumating sa buhay ko, wala na rin akong katulong. Lihim siyang nakadama ng pagkailang nang maupo pa sa naroong Celia, si Mateo, at matamang pinanood ang pagpe-prepare niya ng hapunan. Hindi niya matagalan ang matiim na titig nito at ilang na ilang siya. Pero mahirap ang walang kasamang lalaki rito. Napatingin si Patricia sa mukha nito. I mean, natural na kailangan mo paminsan-minsan na lalaking gagawa ng mabibigat na bagay. Halimbawa, pagpapako ng kung ano-ano at pagbubuhat ng mabibigat. Uwi ka ni Mateo. Pinilit ng umiti ni Patricia. May mga natatawag naman akong carpintero at tubero. O kahit na, ano, basta may gusto ko ipagawa. Pero paano sa gabi? Delikado kung wala kang kasamang lalaki rito. Alam mo naman ang panahon ngayon, hindi ba? Yeah, I know that. Pero mula nang mamatay ang asawa ko at tumira ako mag-isa rito, sa iniwan niyang malaking bahay, I always see to it na lagi ako nakahanda sa masasamang loob. May armas akong nakahanda para sa kanila. Isang simpleng ngiti ang ipinukol niya kay Mateo upang ipabatid dito na nagbibiro lang siya. Napabuntong hininga na lang si Mateo. Kahit na, mahirap pa rin sa'yo ang walang kasama rito. Hindi na lang kumibo si Patricia at ipinagpatuloy na ang paghihiwa sa mga rekado ng kanyang lulutuin. Nakahalata naman yata si Mateo. Hindi na ito muling nagsalita. Sapat nang pinanood na nito ang ginagawa ni Patricia. Ngunit habang pinagmamasdan nito ang bawat kilos ng babae, ewan ni Mateo kung ano yung damdamin na bahagyang pumipitik-pitik sa kanyang puso. Sa tingin ko, napakauliran niyang ina at marahil asawa na rin. Simpleng-simple ang kanyang ayos, tipong babaeng pambahay lang. Hindi kagaya ni Ana na may pagkasosyal at mahilig sa kung ano nung luho. Dati kapag naiisip ni Mateo ang nagtaksil na nobya, may bahagi ng kanyang puso ang tila pinipiga. Ngunit sa mga sandaling to, may naramdamang relief ang binata. Salamat na lang. Hindi ako napasubo sa isang babaeng kagaya ni Ana. At least may pagkakataon pa akong matagpuan ng babaeng talagang pangarap kong mahalin. Muling napailing si Mateo sa isiping yun. Saka muling tumuo ng paningin ng binata kay Patricia. Naroon na naman ang fondness sa kanyang puso para sa babae. Nakadulog na sa hapagkainan si Mateo nang pumasok si Patricia sa komedor. Akay-akay si Chloe na sinundo niya sa silid nito. Bahagyang natigilan ng bata nang mapatingin kay Mateo. Sa ilang saglit kumislap sa mga mata nito ang takot. Maya-maya ay napalis din yun. Ang sumunod ay pagkalito. Nginitian ni Mateo ang bata. Hello Carla. Wika nito. Makikikain ako sa inyo rito ha. Halika, tabi tayo. Inilahad pa nito ang palad sa bata. Bahagyang gumalaw ang mga mata nito sa kayumuko. Nagkatinginan na lang sila ni Patricia. Halika na anak, kain na tayo. Inakay na ni Patricia ang bata paupo sa isang silya na kalapit ng upuan ni Mateo. Oh, kain na tayo. Nakangiting itinihaya ni Mateo ang pinggan ni Chloe. Ito na rin ang naglagay ng kanin sa pinggan ng bata. Nakamasid lang si Patricia. Here. Nakangiting inilapit ni Mateo ang bandihada ng kanin kay Patricia. Ikaw naman. Nagtama ang mga mata nila. Salamat ha. Bahagyang nakadama ng pagkailang ang babae na nag-iwas agad ng tingin dito. Matapos kumuha ng kanin ng babae, ay dinampot naman ni Mateo ang bandihado ng ulam at binalingan si Chloe. Hero, masarap ang ulam. Ito na rin ang naglagay ng isang pritong manok sa pinggan ng bata. At sa pagkagulat ni Mateo, nakita nitong nakatitig ang bata sa mukha nito. May nadamang kakaiba sa puso ng binata. Lukso ba yun ang dugo? Yung pagnanais na yakapin ng bata at halikan, ibsan ang pananabik na biglang sumigaw sa kanyang puso. Masarap yan.
wika ni Mateo. Nagbaba ng tingin si Chloe. Pabuntong hiningang hinaplos nito ang buhok ng bata. How about you? Ha? Napaangat ang ulo ni Patricia at napilitang tumingin sa binata. It's your turn. Nakangiting wika ni Mateo na ang tinutukoy ay ang pagkuha niya ng ulam sa bandihado. Yes, thank you. Kumuha siya ng isang pirasong manok. Isang saglit pa at tanging kalansing ng mga kubiertos ang maririnig habang tahimik at maayos na kumakain sina Patricia at Mateo. Hindi talaga siya pwedeng biglain agad, Mateo. Wika ni Patricia. Tapos na silang maghapunan at ngayon ay kaharap na niya sa terasa si Mateo. Si Chloe ay nasa sala at nanonood ng palabas sa pambata. Hindi naman ito nagsasalita. Alam ni Patricia na hilig nitong manood ng TV. As you can see, halatang ilag siya sa'yo. A total stranger ang turing niya sa kahit na sinong lalaki na nagagawi rito sa amin. Nakita mo't hindi naubos ang pagkain sa kanyang pinggan. Yeah, I know. Habang kumakain kanina, naobserbahan ko ang kilos ni Chloe. Ayon yung sumubo at panayang sulip sa akin. Tugon ni Mateo. At sa palagay ko, mahirapan nga ako mapalapit agad sa kanya. Pero determinado akong makuha ang kanyang loob. Gusto kong punan ang mga taon na dapat ay nagkasama kami. Wika pa ng binata na nagtatagis sa mga bagang. Napabuntong hininga si Patricia. Talaga nga yatang nakatakda nang mawala sa kanya si Chloe. Kaya mo bang maghintay ng mahabang panahon? Saglit na nag-isip si Mateo na waring nililimi ang isasagot sa kanya. I'm a very busy person. Sa katunayan, nang malaman kong tungkol sa kanya at ipasya kong puntahan siya dito, nahirapan akong maghanap ng taong pansamantalang mamamahala sa mga negosyo ko sa Maynila. At ang totoo, isa o dalawang linggo lang ang nakalaan ko para sa pananatili rito sa bayan niyo. Ngunit dahil sa kagustuhan ko makuha si Chloe, I think I have to stay here hanggang makuha ko ang loob niya. Hindi malaman ni Patricia kung anong mararamdaman niya sa mga sandaling yun. Ayaw niyang mamalagi roon si Mateo upang tuluyang makuha ang loob ni Chloe. Ngunit bakit sa kubling bahagi ng kanyang puso? Ay naroon ang katuwaan sa isiping magtatagal ang pagkakakilala nila ng binata. It's up to you, Mateo. Casual na tugon ni Patricia. But you can stay here, in my house. Direktang pahayag niya. Bahagi ang kumunot ang noo ni Mateo. But why? Maliit lang ang Barrio San Lucas at kilalang kilala ko rito. Karamihan sa mga mahihirap na taga rito ay kilala ang asawa ko na matay. Ayoko may mapag-usapan sila tungkol sa buhay ng kanilang kapwa. Napatangot-tangot si Mateo at ganap na nauunawaan ang nais niyang sabihin. Baka pwede ako maghanap ng bahay na matitirhan na malapit lang dito? Napailing-iling si Patricia. Mateo, probinsya to. At bihira ang mga paupang bahay. Kung sa kabayanan ka naman tutuloy, may kalayuan din dito. So, anong masasuggest mo para magawa kong mapalapit kay Chloe? Napailing-iling si Patricia. Siguro, wala kang magiging choice, kundi manirahan sa kabayanan. Magiging bukas ang bahay nito sa iyo sa araw at pwede mong samantalahin yun para mailapit ang loob kay Chloe. Ngumiti si Mateo. At minsan pang tumitig ng matiim sa mga mata ni Patricia. Well, kung yun ang maganda, sige Patricia. Salamat sa pangunawa mo ha. Litong nag-iwas ng tingin si Patricia. Siya kaya, paano ititreat ni Mateo? Ganito rin kaya palagi na tititigan siya ng matiim at waring nais basahin ang nilalaman ng kanyang kalooban? At bakit siya kinakabahan sa pagbanggit nito sa kanyang pangalan? Kukunin nga kaya agad ni Mateo ang bata kay Patricia? O hahayaan na lang muna niyang makasama nito ang kanyang anak? This is her room. Saglit na pinagala ni Mateo ang paningin sa kabuuan ng silid ni Chloe. Napipinturahan niya ng baby pink. May mga drawing na cartoon characters at may nakadisplay na ilang stuffed toys sa baby cabinet. Sa pinakagitna ay naroon ang isang kamang pangbata na may harang sa gilid upang huwag mahulog ang bata. Ternong sa pinangkama at unan, pati na ang kumot na kulay light yellow. Sa kabuuan ay maaliwalas ang kabuuan ng silid. Napangiti si Mateo sa isiping ganong pinahahalagahan ni Patricia ang kanyang anak. Nice room, komento niya. Actually, hindi siya madalas matulog dito. Doon sa katabing silid siya, dumediretso tuwing gabi. Dahil nasanay siyang katabi ko sa pagtulog. Ganun ba? Lalong naramdaman ni Mateo ang closeness ng dalawa. Oo, halika. Siguro na rin na siya.
Nagpauna nang lumabas si Patricia, dumiretso sila sa katabing silid. Otomatikong napasiksik sa headboard ng kama si Chloe, na nakaupo sa gilid kanina nang makitang kasabayan ni Patricia, si Mateo. Chloe, iha, it's me. Mami Patricia. Masuyong wika niya habang humahakbang palapit sa bata. Si Mateo naman ay tila itinulos sa pinto sa nakitang reaksyon ng anak. Bahagya namang nakalma ang kalooban ni Chloe nang marinig ang boses ng ina-inahan. Come to mommy. Masuyong inilaha ni Patricia ang mga bisig upang lumapit sa kanyang bata. Pasulyap-sulyap kay Mateo na bumaba sa kama si Chloe at yumakap kay Patricia. You see? Baling niya kay Mateo. Masyado siyang naging dependent sa akin, kaya hindi na siya makatulog kung hindi ako ang katabi. Sa palagay mo ba may pag-asa pang gumaling ang anak ko at mapalapit sa akin ang kanyang kalooban kung ganyang sa'yo siya nakadepende? May galit na kalakip ang tinig ni Mateo. Bahagya namang naalerto si Patricia nang maunawaan niyang tila siya sinisisi ng binata. Mateo, huwag mo sanang isipin na sinadya ko magkaganito. Kagaya ng sinabi ko kanina, matinding trauma ang dinaranas niya. Noon pa man, kaya ko siya kinupkup. Nagkataon lang naman siya lang napalapit ang kalooban niya sa akin. Pagpapaliwanag niya. Napabuntong hininga na lang si Mateo upang payapain ang nadaramang inis. I'm sorry, medyo na-depressed lang ako sa nakita kong kaimposiblihan na makuha ko ang loob niya. Bahagya namang napanatag ang kalooban ni Patricia nang makitang nauunawaan siya ng kaharap. It's alright, Mateo. Anyway, naniniwala pa rin ako mananaig ang lokso ng dugo sa pagitan niyo. Kung ako na hindi niya totoong magulang na gawa niyang mahalin, bakit hindi ikaw na talagang ama niya? Ngumiti si Mateo na tanda na tinatanggap nito ang paliwanag niya. Yun ang inaasahan ko, Patricia. Minsan pang kinabahan si Patricia sa pagbanggit nito sa kanyang pangalan. Bakit may nasesan siyang intimacy sa himig ni Mateo? Chloe, iha, kilala mo na siya, hindi ba? Baling ni Patricia sa bata. Sa halip na sumagot ay nagsumiksik si Chloe sa katawan niya at pilit na ikinukubli kay Mateo ang muka. Iha, mabait si Tito Mateo. Mahal ka niya kaya siya naririto. Matiyag ang paliwanag ni Patricia. Totoo ang sinabi ng mami Patricia mo, Chloe. Kaya ako nandito para tulungan siya na alagaan ka. Nakangiting wika ni Mateo na akmang hahaplusin sa buhok ang bata. Ngunit eksaktong nagtaas ng tingin si Chloe at bigla nitong iniiwas ang ulo sa binata pagkuway umuungol na nagsumiksik ito sa dibdib ni Patricia. Chloe, calm down. Alon niya sa bata. Hindi ka sasaktan ni Tito Mateo. Aalagaan ka niya at mamahalin. Ipapasyal ka niya at dadalhin sa magagandang lugar. Ngunit tila walang narinig ang bata na lalong nagsumiksik sa kanya. I'm sorry. Hopeless na tumingin si Patricia sa mukha ni Mateo. Talagang kakailanganin pa natin ng mahabang panahon para mapaamo mo siya. Napabuntong hininga ang binata. It's alright. Anyway, I'm willing to wait. Even if it takes forever. Nakadama ng habag si Patricia sa nakitang lungkot sa mga mata ni Mateo. Don't worry. Kahit alam ko magiging masakit para sa akin ang paghiwalay namin, tutulungan pa rin kitang mapalapit siya sa'yo. Salamat. You don't have to say sorry, Patricia. Naiintindihan ko na talagang hindi ako pwedeng makitulog sa bahay mo. Wika ni Mateo nang ihatid ni Patricia sa labas ng bahay. In 1 hour, nasa kabayanan na ako. Minadaanan na ako ang lodging house doon kanina. At sa tingin ko naman, okay na sa akin yun. Salamat. Kung may ibang kasama lang sana ako sa bahay na to, okay lang na dito ka. Apologetic na wika ni Patricia. It's okay. Anyway, I have to go. Sige. Nang humakbang na palayo roon si Mateo, guilty pa rin si Patricia. Hindi man lang kasi siya nag-offer na doon ito magpalipas ng gabi. Nang makita niyang sumakay na sa kotse nitong binata, bigla ay nakadama ng pag-alala si Patricia. Almost 9 o'clock in the evening na at kung darating ng alas 10 sa kabayanan si Mateo, ay noon pa lang ito maghahanap ng matutuluyan. Gayunpaman, pinigil niya ang urge na pigilan ito para doon na matulog. Hindi dapat mahaluan na kung ano ng damdamin na nadarama niya sa mga sandaling yun ang mga paniwala at patakaran niya sa bahay. Nang imaniobra ni Mateo palayo ang kotse nito, mabilis na pumasok sa kabahayan si Patricia. Natatakot siyang hindi mapigilan ang nag-uumalpas na damdamin. Baka mayaya niya ito na doon na matulog. Gayunpaman, naging balisa si Patricia ng gabing yun. Halo-halo ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun.
Ang pagdating ni Chloe sa kanyang buhay ay isang milagro. Dumating ito sa panahong halos mamamatay na siya sa lungkot sa pag-isa. Lumalaon kasi lalo niyang namimiss si Harold, ang kanyang namayapang asawa. At kahit 3 taon na itong namamatay, hindi pa rin siya makatakas sa kahapon. Lalo pa at ang kanilang pagiging mag-asawa ay hindi nagkaroon ng bunga at kaganapan. Napabuntong hininga si Patricia sa isipin yun. Saglit niyang nilingon si Chloe na katabi niya sa higaan. Talagang kamukhang kamukha siya ni Mateo. May fondness na tinitigan niya ang batang natutulog. Kung hindi nangyari yun, dapat may anak na rin ako ngayon. At ayaw man ni Patricia tila agos ng tubig ang pagdalo ng alaala sa kanyang isip. Bakit pa excited ka makarating tayo ng Baguio? Marami pa tayong bisita at... Shhh! Huwag kang maingay. Nakatawang iniharang ni Harold ang isang daliri sa bibig ni Patricia. Baka makahalata mga bisita na tatakasan natin sila. Babantayan tayo ng mga yan. Harold? Basta halika na. Sa pilitan at pasimpleng inakay ni Harold ang asawa palabas ng hotel na pinagdausan ng reception ng kanilang kasal. Tuloy-tuloy sila sa elevator pababa sa ground floor kung saan naroon ang kanilang kotse. Wow! Natawa na lang si Patricia nang makitang nakasakay na pala sa sasakyan nila ang mga maleta ng damit na babaunin nila para sa kanilang honeymoon. At talaga nga palang pinaghandaan mo to, ha? Uwi ka niya nang makasakay na ng kotse. Talagang balak mo akong itakas sa oras ng reception natin? Natural, aba. Sabik na yata ako sa misis ko. Halos 2 taon tayong magnobyo. Halika't yakap lang hiningi ko sa'yo. Ngayon may karapatan na akong hingin ng lahat sa'yo. Baling ito sa kanya sabay kindat. Ikaw ha, pilyo ka. Nakarutuloy niya ng maliit sa tagiliran ng asawa. Sa kabuuan ng kanilang biyahe paakyat ng Baguio ay naging masaya sila ni Harold. Paminsan-minsan ay idlip siya. Kapag nag-staff over sila ay ginigising siya ng halik ng lalaki. Saan na tayo? Naalimpungat ang tanong niya. Paakyat na tayo sa Marcos Highway. Malapit na pala tayo. Oo, sige, idlip ka pa. Didisingin na lang kita kapag nasa Baguio na tayo. Wag na. Gusto kong makita ang magagandang bulaklak sa ating dinaraanan. Nasisiyahang nilinga ni Patricia ang mga sunflower na nakatubo sa mga gilid ng bundok at daan. Naaliw din siyang masdan ang lunti ang mga puno na nakayungyong sa daraanan nila. Nagpatuloy sila sa pagbabiyahe. Maya-maya ay naidlip na naman si Patricia. Nang magising siya, malakas na kalabog at pinkian ng nagsisiksikang bakal ang naulinig niya. Harold! Ngunit huli na, kitang-kita niya habang unti-unti silang nahuhulog sa malalim na bangin. Harold! Lalo siyang nagimbal nang makitang nakasubsob sa manibela ang dugo ang mukha ng asawa. Ang sumunod ay ang pagbagsak nila sa matigas na bagay. Pagkuway wala nang namalayan si Patricia. Tunog ng telepono sa salas ang gumulantang sa pagbabalik tanaw ni Patricia. Nagulat pa siya nang ma-realize na naalala na naman pala niya ang mapait na kahapon yun. Nung mabangga ang kotse nila sa isang bus na ikinasawi ni Harold. Siya ay himalang nakaligtas at tanging mga galos lang ang natamo. Muling tumunog ang telepono. Nagmamadaling nagtungo sa salas si Patricia. Hello? Hello, Patricia. Pamilyar ang tinig ng lalaki sa kabilang linya, ngunit hindi niya matiyak kung si Mateo ngayon. Mateo? Yes, it's me. Nasaan ka? Bakit ka napatawag? May nakita ka bang matutuluyan dyan sa kabayanan? Sunod-sunod na tanong ni Patricia. Natawa ang binata sa kabilang linya. Isa-isa lang ang tanong, okay? First, hindi ako nakakita ng matutuluyan sa kabayanan, kaya cellphone itong gamit ko. Second, wala ako sa kabayanan. At pangatlo, kaya ako napatawag para kamustahin ka. Bakit? Bakit gising ka pa? Iniisip mo ba kung kumusta na ako? Nanunokso ang himig ni Mateo. Bahagyang nailayo ni Patricia ang telepono sa tainin niya. Of course, iniisip kita kahit naman paano cargo de konsensya ko kung ano man ang mangyari sa'yo dito sa baryo namin, hindi ba? May katarayan niyang tanong. Thanks, at least naalala mo pa pala ako. Gusto nang mapiko ni Patricia bagamat nagtimpi siya. Where are you? Narito ako sa kotse ko. Nasaan ang kotse mo? Nandito sa tapat ng bahay mo. Aha? But don't worry, I'll be fine here. Mas panatag kasi ang loob ko na matulog sa loob ng kotse. Kung alam kong...
nang sa malapit lang ako sa aking anak. At sa'yo. Lalong napipilan si Patricia. Matagal na panahon nang hindi siya nakakarinig ng mga palipadhangin ng isang lalaki. Malamig dyan. Okay lang, may dalaw naman akong jacket. Bukas ng umaga na lang ako maghahanap ng matutuluyan sa bayan. Baka lamukin ka. Sarado ang kotse ko at bukas ang aircon. Are you sure? You're all right there? Yeah, good night. Good night. Nang mawala ng tinig ni Mateo sa kabilang linya, marahang ibinaba ni Patricia ang telepono at litong nagpalakad-lakad siya sa kabuuan ng sala. Maya-maya, ipinasyon niyang sumilip sa bintana upang aninawin kung saang panig ng kalsada nakaparada ang kotse ni Mateo. Ngunit dahil walang ilaw sa labas, puro kadiliman ang kanyang natatanaw. Pabuntong hiningang bumalik sa kanyang silid si Patricia at tumabi kay Chloe. Ngunit kung kanina na hindi niya alam kung nasan si Mateo ay hindi siya makatulog, lalo ngayon na batid niyang naroon lang sa labas ang binata. Naiiling na bumangon uli si Patricia. At isinuot ang roba. Pagkaway dinampot niya ang flashlight at akmang lalabas ng silid. Daddy, wag! Napalingon si Patricia sa natutulog na si Chloe. Kauna-unahang pagkakataon yun na nagsalita ang bata. Chloe, iya, bakit? Napabalik siya rito at tinampal-tampal ito sa pisngi. Daddy, huwag po, mahuwa kayo. Ngunit waring malalim ang tulog ng bata at tila ba binabangungot ito. Chloe! Pinipilit pa rin ni Patricia nagisingin ang bata. Daddy, huwag! Muling pumunit sa katahimikan ng gabi ang malakas na sigaw ni Chloe. Napabalikwas ng bangon si Mateo sa matinis na tili na umabot sa kanyang pandinig. Chloe! Napalabas ng kotse niya ang binata dahil batid niyang galing yun sa malaking bahay ni na Patricia. Isa bang malakas na sigaw ang nadinig ni Mateo kaya pikit matang inimbaw niya ang bakod at matakbong tinungo ng binata ang malaking bahay. Nang buhat sa kanyang likuran ay umaangil na padaluhong ang isang aso. Oh no! Huli na para kang Mateo ang bumalik sa kabilang bakod. Binilisan na lamang niya ang takbo patungo sa bahay. Chloe, yeah, are you alright? Nang sa wakas sinagising na ni Patricia ang bata, marahan niyang hinaplos ang pisngi at buhok nito. Hindi sumagot ang bata bagamat titig na titig ito sa kanya na waring takot na takot. Iha, ako to, si Mami Patricia, tell me. Anong napanaginipan mo at sumisigaw ka? Daddy ko, saka mami ko. Nangingislap sa luha ang mga mata ni Chloe habang pautal-utal na sinasabi yon. Apoy! Apoy! Bagamat nababaghan si Patricia sa nakikitang takot sa mga mata ng bata, hindi niya malaman kung matutuwa dahil sa wakas ay nagsalita na si Chloe. It's alright, panaginip lang yun. Here, inumin mo itong tubig at... Ah! Malakas na sigaw mula sa labas ng bahay ang gumulantang kay Patricia. Mateo? Agad niyang nakilala ang may-ari ng tinig na yon. Sa katarantahan ay agad siyang lumabas ng silid upang puntahan sa labas ng bahay ang binata. Devon! Gimbal si Patricia nang makitang patuloy na dinadaluhang ni Devon si Mateo na hindi malaman kung paano sasanggahin ang mga kagat ng aso. Devon, stop it! Agad siyang lumapit sa dalawang naghahamok at sinaway ang aso. Tumigil naman si Devon sa pagdaluhong kay Mateo bagamat umaangil pa rin ito. Go back to your house! Bahagang buntot na bumalik sa doghouse ang aso. Mateo, bakit ka pumasok sa bakuran nang hindi ako tinatawag? Agad niyang dinaluhan ng binata na nakalugmok sa baldosa. Narinig ko ang sigaw mula sa bahay niyo, kaya napalundag ako sa bakod. Wika ng binata na napapangiwi sa sakit dahil sa mga kagat ng aso sa braso nito. Si Chloe yun na nanaginip siya. Sa katarantahan ay nagawang ipunas ni Patricia ang laylayan ng damit pantulog niya sa dumudugong braso ni Mateo. God, ang dami mong sugat! It's alright, malayo naman to sa bituka. Tinangka ng binatang magbiro kahit sumisisid ang kirot sa kalamnan nito. Ang mabuti pa, halika na muna sa loob para malinis ko mga sugat mo. Bukas dapat ka magpa-injection ng anti-rabies. Waring nakalimutan na ni Patricia ang anumang iisipin ng mga kababaryo niya dahil sa nakitang kalagayan ng binata. Wag na, baka may makakita sa akin sa mga kapitbahay mo at... No, kailangan magamot ang mga sugat mo. Nang alalaya ni Patricia papasok sa kabahayan ng binata, hindi na ito tumutol. Mabagsik talaga si Devon sa hindi niya kilala. Ang totoo, ilang magnanakaw na ang nagkamaling pumasok dito sa looban. Yung muntik na niyong mapatay. Hindi mo siya nakita kanina dahil nakakulong, pero kapag gabi pinakakawalan ko siya.
Wika ni Patricia habang dinadampian ng bulak na may gamot ang mga kagat at galos ni Mateo. Nakahiga ang binata sa sofa at hubad-baro ito dahil nawasak yon sa pagsagpang ng aso. Mabuti naman at kahit paano may bantay pala kayong magina rito. Sad ng binata habang titig na titig sa mukha niya. Mabuti nga sana, kaso hindi rin maganda. Lalo pat may mga pagkakataong ganito ang nakakasalakay niya. At hindi dapat salakayin. Bahagyang nakadama ng pagkailan si Patricia dahil sa sulok ng kanyang mga mata, ay batid niyang nakatitig sa kanyang mukha ang binata. At least kung talaga masama ang tangkalang papasok, mapipigilan. Napatango na lamang siya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Lalo siyang nailang dahil ang parteng dibdib ni Mateo ang dinadampian niya ng bulak. Ilang saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nila na lalong tila nagpabingi kay Patricia. Pakiwari ng babae na didinig niya ang kalabog ng sariling dibdib. Mami! Tawag mula sa hagdanan ang pumukaw sa kanila. Chloe! Napalingon siya rito at parang noon lang niya naalala na iniwan nga pala niyang gising ang bata. Chloe iha! Napabango naman si Mateo at may fondness na sumungaw sa mga mata nito nang makita ang anak. Come here, iha. Umayos ng upo ang binata at tiniis ang napakakirot na mga sugat sa katawan. May ilap ang mga matang humakbang ang bata palapit sa kanila. I'm sorry, iha, nakalimutan kita. Hinging paumanhin ni Patricia nang yumakap sa kanyang bata. Nakagat kasi ng aso ang Tito Mateo kaya ginagamot ko siya. Paliwanag niya rito. Saglit na tiningnan ni Chloe si Mateo pagkaway dumako ang tingin nito sa mga sugat ng binata. Maya-maya ay umawang ang mga labi ng bata, bagamat hindi nito itinuloy. Nagsalita siya kanina. Wika ni Patricia na kay Mateo nakatingin. At ngayon, tinawag niya ako ng mami. May kakaibang kaislap ng katuwaan ang kanyang mga mata. Talaga? Is that a good sign? Bumakas din ang katuwaan sa mga mata ni Mateo. I think so. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi ko pa naririnig ang boses niya mula nun. Maliban kapag nananaginip siya at sumisigaw. Chloe, come to me. Hindi napigil ang wika ni Mateo sa baylahad ng mga bisig. Sabik na itong mayakap ang anak. Minsan pang tumingin sa mukha ng binata si Chloe, ngunit dagli rin itong nagbawi ng tingin at isiniksik ang mukha sa dibdib ni Patricia. Bumakas ang disappointment sa mukha ng binata. I think this is not the right time, Mateo. Maghintay pa tayo ng ilang panahon. Pabuntong hiningang napatango na lamang ang binata. Yeah, maybe I can wait para mapalapit ang kalooban sa akin ng batang yan. Ang mabuti pa, doon ka na magpahinga sa silid sa taas. Wika ni Patricia upang putulin ang pagkailang na nadarama. Why, akala ko ba ayaw mong magpatuloy ng lalaki dito dahil sa sasabi ng mga kapitbahay mo? Ang isang gabi naman siguro hindi masama. Anyway, sa kalagayan mong yan, magiging inconvenient sa'yo. Ang matulog lang sa kotse. Isa pa, ayokong bagabagi ng konsensya ko sa magdamag. Muling ngumiti si Mateo. Ang ingay ng aso mo. Pero salamat ha. Akala ko matitiis mo ako. Halika na sa silid mo. Wika niyang tumayo na at inakay si Chloe. Nasisiyang sumunod sa kanya ang binata. Sa mga labi nito ay hindi mapaknit ang makahulugang ngiti. Kumbali sa kanina si Patricia, lalo ngayon na alam niyang nasa isa sa mga silid sa bahay na ito si Mateo. Sa loob ng 3 taon mula nang mabiyuda siya kay Harold, ngayon lang nagkaroon ng ibang tao sa bahay na naiwan sa kanya ng asawa at isa pa manding lalaki. Sana wala makapansin sa mga kapitbahay ko na may lalaki akong pinatuloy dito ngayong gabi. Pipinghiling niya sa isip habang nakatitig sa puting kisame. Mahihinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pagdidili-dili. Saglit siyang natigilan. Pagkuway nilinga si Chloe na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Sino ang kakatok sa kanya sa 10 oras na yun ng ating gabi? Kinakabahang bumangon sa kama si Patricia at lumapit sa pinto. Mateo? Pasensya ka na kung nabulaho kita, pero kumikirot kasi mga kagat ng aso mo. Ayoko namang magkalikot dito sa bahay mo kung nasa ng gamot na maaari kong inumin para mapawi ang sakit nito mga sugat ko. Bagamat minsan pa siyang nakadama ng pag-iilang sa isiping sila na lamang dalawang gising, mas nanaig sa kanya ang pag-alala para rito. Ganun ba? Sandali lang, ikukuha kita ng antibiotic at pain reliever. Tumalikod siya rito at humakbang patungo sa medicine cabinet na nasa tabi ng tokador, bagamat bahagya niyang iniwang bukas ang pinto. Hindi na niya nakita ang pagbuntong hininga ni Mateo. Nasumunod sa kanya ang humahangang tingin.
Here, may natitira pa palang antibiotic at pinadeliver sa medicine cabinet ko. Iniabot ni Patricia sa binata ang ilang pirasong gamot kahit kinakabahan. Salamat. Nakangiting tinanggap yon ni Mateo. Ngunit sa pagtataka ni Patricia, ilang saglit na nitong nakukuha ang mga gamot sa kanya, ay nanatili pa rin itong nakatayo sa harap ng pinto niya. Mateo, may kilang ka pa ba? Naiilang, natanong niya. Ngumiti ang binata at marahang umiling. Wala, hindi ko lang malaman kung paano magpapasalamat sa iyo. Saka ito tumitig sa mga mata niya. It's alright. Anyway, ikaw naman ang ama ni Chloe. Pinigil ni Patricia ang pagnanais na itaboy na ito pabalik sa silid nito. Paano ba niya sasabihin dito na kapag ganong tinititigan siya ng binata, ay tila namumula at nagiinit ang kanyang pisngi? Patricia. Maya-maya ay bigkas nito sa kanyang pangalan. Ha? Paano kung magtagal bago ako mapalapit kay Chloe? Okay lang ba na maging madalas ako rito sa bahay mo? Let's say, abuti ng buwan o kaya itaon? Natigilan si Patricia. Isa o dalawang buwan lang ang palugit niya rito para maglabas-pasok sa bahay niya. Kapag lumampas pa roon, may lihim siyang kinatatakutan na maaaring mangyari. Wala naman akong magagawa sa bagay na yun, di ba? Ngunit hindi yun sinatilig ni Patricia. Mas magiging magaan sa akin kung magiging bukal sa kalooban mo ang pagpayag, hindi ba? Pwede bang saka na lang natin pag-usapan yan? It's getting late. Maaga pa akong gigising bukas para ipagluto ng almusal si Chloe. Pag-iwas niya sa tanong nito. Okay, again, salamat. At sana maging mapayapang pagtulog mo. Pagkawi ka nun, ay patalikod na humakbang palayo ang binata sa kanyang pinto. Hindi na hinintay ni Patricia na mawala sa kanyang paningin si Mateo. Agad niyang inilapat pasara ang pinto ng kanyang silid at bumalik na siya sa kama. Good morning! Masiglang bati ni Mateo kay Patricia. Gising ka na pala. Bagya lang sinulyapan ni Patricia ang binata at muli niyang ibinalik ang pansin sa ginagawang paghanda ng hapagkainan. Ano pakiramdam mo? Masakit pa ba mga kagat sa iyo ni Devon? Iniunat-unat ni Mateo ang mga braso at saglit na sinulyapan ang mga sugat na gawa ng pangil ni Devon. Hindi na masyado. Effective ang ibinigay mong gamot na antibiotic at pain reliever. Nakatulog naman ako ng mahimbing. Nakangiting wika ng binata. Mabuti naman kung ganun. Kung gusto mong magkape, magtimpla ka na. Bakit hindi ka kumukuha ng katulong para may mag-asikaso sa paghahanda ng pagkain niyo? Umupo ito sa silyang nasa dulo ng mesa. Ayokong iyasa sa ibang tao ang paghanda sa pagkain namin. Isa pa, kung kukuha ako ng katulong, makawala na akong magawa at mainip ako. Anyway, nag-enjoy naman ako sa pag-asikaso sa kanya. Napakaswerte ng asawa mo kung nabubuhay pa siya ngayon. Bahagyang natigilan si Patricia. May bahagi sa puso niya ang kumirot dahil sa pagkaalala kay Harold. Sayang nga eh. Saglit niyang itinigil ang ginagawang pagsasandok ng sinagag sa bandehado at tila wala sa sariling napatitig siya sa kawalan. Sana na ipadama ko sa kanya ang pagsisilbi ng isang asawa. Bahagyang pumait ang tinig ni Patricia. You love him that much? Saglit niyang nilinga ang binata. Yes. Sa nakalipas na 3 taon, hindi ko siya nagawang limutin minsan man. Tapat niyang tugon. Eh paano na lang kung may lalaking muling kumatok sa puso mo? Magagawa mo bang magmahal na muli? Naging matiim ang titig ni Mateo sa kanya. Muling nakadama ng pagkailang si Patricia dahil sa tanong at titig nito. It's a very personal question, Mateo. Ayokong sagutin yan. Sinadya niyang langkapan ang inisang sariling tinig. Hindi niya gustong masanay ang binata sa pagtatanong ng mga personal na bagay tungkol sa kanya. I'm sorry, naging mapanghimasok yata ako masyado. Pagkauwi ka nun ay pabuntong hiningang naglagay ng kape mula sa percolator ang binata at hindi na muling nagtanong. I'll be back before lunch. Gusto kong makasalo muli sa pananghalian si Chloe. Wika ni Mateo bago sumakay sa kotse nito. Patungo sa kabayanan ng binata at balak nitong maghanap ng maupahang bahay. At magpagamot din ito sa doktor dahil sa mga kagat ni Devon. Sure, hintayin ka namin. Matipid na tugon ni Patricia. Chloe, magbabay ka kay Tito Mateo. Utos niya sa bata, nakahawak kamay niya. Dahan-dahang nagtaas ang paningin si Chloe at pailalim na sinulyapan si Mateo. Ngumiti ang binata sa anak. Chloe, ano gusto mo pa sa lubong? Sa halip na sumagot ay muling yumuko ang bata. Sige, ako na lang ang bahala. Nakangiti pa rin wika ni Mateo.
hindi ito dapat mawala ng pag-asa sa ipinapakitang pangingilag ng anak. Nang imani obra ni Mateo palayo ang kotse nito, ay niyaya na ni Patricia sa loob si Chloe. Chloe! Masiglang tawag ni Mateo sa anak na nagduduyan sa ilalim ng puno ng mangga. Natigilan ng bata at tinanaw ang hindi nakikilalang ama. Nakatayo ang binata sa labas ng gate at hawak nito ang dalawang malaking supot. Umangil si Devon na nakatayo sa harap ng doghouse. Nabaling ang pansin ng batang babae rito. Natigilan naman sa paghakbang si Mateo nang sumulya pang aso. Oh no! Ilang saglit na nag-isip ang binata kung atras palabas ng gate. Bumaba sa duyan si Chloe at humakbang palapit sa doghouse. Pagkaway hinagod-hagod nito ang ulo ng aso na tila may sinasabi rito. Buhat sa kinatatayuan ay tanaw ni Mateo ang ginagawa ng anak. Kahit paano nasiyahan ang binata sa isipin, nagre-respond si Chloe sa mga bagay na nakapaligid dito. Nang humakbang palapit sa gate ang batang babae, ay umaliwala sa mukha ni Mateo. Lalong nakadama na kasiyahan ang binata nang buksan niyo ni Chloe. Wow, salamat naman at pinagbuksan mo ako. Wika ni Mateo na saglit na sinuli pa ng aso sa doghouse nito. Kaya lang bakalapain na naman ako ng alaga niyo. Nakangiting wika ng binata, bagamat nakahanda na ito kung sakaling sasalakayin na naman na naturang hayop. Tila nakakaunawang nilingan ni Chloe ang aso at umiling dito. Pagkuway niluwagan ng bata ang gate at humakbang ito patungo sa aso. Kahit kinakabahan na baka bigla na namang salakayin ang aso, humakbang papasok si Mateo. Gustong ipadama ng binata sa anak na nauunawaan nito ang mensaheng nakapaloob sa kilos ng bata. Nasa kalagitnaan na ng looban, si Mateo nang muling umangil ang aso. Shh! Saway ni Chloe na sinanisan ang hayop. Tila maamong tupa na yumuko ang aso at hindi na pinansin ang paghakbang ni Mateo. May pag-asa nga kaya para sa dalawa ni Mateo at Patricia? Babalik na kaya sa dating bata si Chloe? Huh! Naiiling na isinandal ni Mateo ang likod sa saradong pinto. Nandiyan ka na pala, pukaw ni Patricia sa binata. Buhat sa sala, nakasalukuyang nililinis ang babae at nasilip niya ang paglapit ni Mateo sa pinto kaya agad niya yung binuksan. Hi! Biglang umayos na tayo si Mateo. Kararating ko lang at si Chloe ang nagbukas sa akin ng gate. Saglit na humagod ang tingin nito sa kanya. Duster ang suot niya at dagli siyang nag-alala na baka masagwa ang kanyang ayos. Alam kasi niyang pawisan na siya dahil sa paglilinis ng sala at bahagya ng sumasabog ang mahaba niyang buhok. Siya nga ang sumuway kay Devon na tila gusto na naman akong salakayin. Nakangiting wika ng binata. Bagay pala sa'yo ang duster, nanay na nanay ang dating mo. Naglilinis kasi ako. Naiinis siya sa isiping binobola lamang siya ng binata. Anyway, hindi yata ako makapaniwala sa sinasabi mo. Saan? Na si Chloe ang nagbukas ng gate sa'yo at sinaway pa niyo si Devon na huwag kang sugurin? Oo. Akala ko nga hindi siya pakikinggan ng aso mo. Gustong matuwa ni Patricia. Malaking balita para sa kanya ang bagay na yon. Ngunit bakit tila siya nakadama na kung anong katatakutan sa dibdib? Sa isiping nalalapit na yata ang paglalayo nila ni Chloe. Halika sa loob, pasok ka. Wika niyang niluwagan ang bukas ng pinto at tinalikuran na ang binata. May mga dala nga pala akong laruan para kay Chloe. Pwede ba siyang tawagin para maibigay ko to? Napahinto sa paghakbang si Patricia. Para sa kanya lahat ng yan? Oo. Speculation ko lang to. Pero dahil sa 6 na buwang pananatili niya rito sa bahay ko at nasaksihang madalas niyang pananaginip ng kung ano-ano, naisip kong baka noong buhay pa sina Tony at Anna, nakaranas siya ng kalupitan sa kami ng mga ito. What? It's just an speculation, Mateo. Wala akong proof sa bagay na yun. But naisip ko rin, baka namang nang gabing na masunog ang kanilang bahay, may nangyaring matinding karahasan sa kanya. Ang sabi ng mga madre sa akin, may mga pasasya sa katawan nun na imposibleng galing sa sunog. Gawa yun ang sinturo na ipinalo sa kanya. God! Nahahabag na sabi ni Mateo. Kung totoo ang hinala mo, mabuti na lamang at wala na silang dalawa. Dahil kung hindi, baka mapatay ko kung sino man sa kanila ang nagpahirap sa anak ko. Nagtagis ang mga bagang na wika nito. Sa nakikitang galit sa mukha ng binata, ipinasya ni Patricia na manahimik na muna. Baka may masabi pa siyang lalong ikagalit ni Mateo. I'm sorry, masyado yata akong nadala ng damdamin ko. Maya-maya ay wika ng binata.
It's alright. Natural na ganyan ang maging damdamin mo dahil ama ka. Nang malaman ko nga na baka ganun nga ang nangyari, nakadama rin ako ng galit. Tama nga pala na pagukulan siya ng sapat na atensyon at pagmamahal. That way, unti-unting gagaling ang kanyang trauma, hindi ba? Yan din ang inaasahan ko, Mateo. Kung ganun, mas lalo mo akong tutulungan na gumaling ang anak ko. Anak ang turing ko kay Chloe. Lahat gagawin ko para sa kanya. Salamat. At sa pagkabigla ni Patricia, ginagap ni Mateo ang palad niya at marahang pinisil. Litong nabawi niya ang kamay. Naiiling at nangingiting tumayo si Mateo. Makikipaglaro muna ako sa kanya? Paalam nito sa kanya. Sige, kung makikipaglaro siya sa'yo. Nagiinit ang pisngeng sangayon niya at buhat sa kanyang kinaroroonan, tanaw na tanaw niya nang tanggapin ni Chloe ang palad ng binata nang lapitan nito. Napabuntong hininga si Patricia. Hindi na niya mapipigil ang itinakda na. Gayunpaman, ang matinis na halakak ni Chloe dahil sa katuwaan nang iugoy ito ni Mateo sa duyan ay tila malamig na kamay na humaplos sa kanyang puso. I'll let you go, Chloe. Kung yun ang magiging dahilan para tuluyan kang gumaling. Kagat labing bulong niya sa sarili. Ang pagbisita ni Mateo sa tahanan ni Patricia ay naging regular. Sa tuwing darating doon ang binata, ay may dala itong mga laruan at pagkain para kay Chloe. Napakalaki na ng pinagbago niya, Mateo. Nasisiyahang wika ni Patricia isang hapon. Naroon sila sa hardin at nakaupo sa garden set. Oo nga, mula ng araw na dumating ako rito, naging regular na yata ang ngiti sa mga labi ni Chloe. At sa tingin ko pa, mas naging masigla siya sa pakikipaglaro sa'yo kapag dumarating ka. At may isa pa akong ibabalita sa'yo. Hindi na siya binabangungot sa gabi. Talaga? Lalong bumakas ang kasiyahan sa mukha ni Mateo. Oo, at kung dahil yun sa nararamdaman niya na may kakampi pa siya bukod sa akin, hindi ko alam. Ang sigurado ako, kilalang kilala ka na niya. Napayuko siya. At siguro kung isasama mo na siya, as in ngayon din, papayag siya. Pumait ang panlasa ni Patricia sa huling sinabi. Otomatikong napatingin si Mateo sa kanya. Kaya mong malayo siya sa'yo? Pagkuway tanong nito. Of course, kailangan kong kayanin. Talagang ganun. Hindi ko naman siya tunay na anak. Anyway, baka maghanap na lang ako ng ibang batang aamponin. Bahagyang pumiyok ang tinig ni Patricia pagkuway tumayo siya sa upuang bakal at humakbang papasok sa kabahayan. Patricia! Napatayo na rin ang binata at sumunod ito sa kanya. Sa loob na ng kabahayan, inabutan ni Mateo si Patricia. Patricia, hindi ko naman agad-agad ilalayo sa'yo si Chloe. Wika nito. Napatigil sa pag-akyat sa hagdanan si Patricia, pagkuway nilingon niya ang binata. Ikaw ang ama. Nasa iyo ang lahat ng pagpapasya. Anyway, kung ilalayo mo rin lang siya sa'kin sa hinaharap, mas makabubuti ngayon na. At least sa mga darating ng araw, magagawa ko na siyang kalimutan. Umakma siyang hakbang papanhik. Patricia! Ngunit maagap na nahawakan ni Mateo ang kamay niya at nahila siyang pabalik. Mateo! Dahil nagulat, muntik na siyang mawala ng panimbang. Mabuti na lang at naging maagap ang binata sa pag-alalay sa kanya. Patricia! Natigilan si Mateo na magtama ang mga mata nila. Mateo! Naalerto si Patricia sa ayos nila. Nakahapit ang braso nito sa baywang niya at nakatingin ang kanyang mga palad sa dibdib nito. At dahil halos ay wala ng pagitan ng mga mukha nila at katawan, amoy na amoy ni Patricia ang mabangong hininga ng binata. Maging ang init ng katawan nito ay damang-dama niya. You're the most beautiful widow I've ever met, Patricia. Halos paanas na wika ni Mateo. At patawarin mo ako kung gawin ko ang bagay na gusto kong gawin nang una kita makita. Anong? Ngunit bago maunawa ni Patricia ang naistukoy ng binata, nakalapat na sa mga labi niya. Ang mga labi nito. Nanlaki ang mga matang napatitig sa aranyas na nakasabit sa pinakagitna ng sala si Patricia. Ngunit maya-maya marahan siyang napapikit. Ang halik ni Mateo, parang halik ni Harold. And good. Bakit parang gusto niyang maliyo? Dahil sa kalituhang nadarama, saglit na naging malaya si Mateo sa pag-angkin sa mga labi niya. Maging ang palad ng binata ay naging mapusok. Marahan yung humahaplos sa kanyang likod, pababa sa mga balakang. Masuyo nitong hinaplos ang malantik na baywang ni Patricia na waring
Kinakabisa ang korte nun. Napaungol siya. It was a long, long time ago. Mula nang malapatan ng kamay ng isang lalaki ang kanyang katawan. At ipokrita siya kung itatanggi niya na gusto niya ang ginagawa nitong pagdama sa kanyang katawan. Hanggang ang mapusok nitong palad ay mas naging malikot. Dahan-dahan yung umakyat sa kanyang likod. Humaplo sa balikat niya hanggang marahang humagod sa kanyang leeg. Napasinghap si Patricia nang dumaos-os pababa sa kanyang harapan ang palad ni Mateo. Tila siya nalunod sa biglang salakay ng mga sensasyong malaon na niyang hindi nadarama. At sa pakiwaring tila nangangatog ang kanyang mga tuhod, kinakailangan niya na makakapitan upang hindi tuluyang mabuhal. Wari namang nauunawa ni Mateo ang kanyang nadarama. Ang isang kamay nitong malaya ay lalong humapit sa kanyang baywang upang maikapalay pagbigay ng lakas. Ang mga labi ng binata na patuloy pa rin sa pananalakay sa kanyang mga labi ay mas naging mapusok. Nang maramdaman niya ang dahan-dahang pagdaus-us ng mga katawan nila pahiga sa lapag, saglit siyang nagising sa kaibahangang nais patunguhan. Ngunit nang saluhin ng malamig na baldos ang kanyang katawan at madama niya ang bigat ng katawan ni Mateo na dumagan sa kanya, mariin siyang napapikit. She was longing for that kind of feeling. Yung pakiramdam na tila naglalagablab dahil sa pananabi. Patricia, paanas na bigkas si Mateo sa pangalan niya nang saglit na iwanan ng mga labi niya. Mateo, ganting tawag ni Patricia sa pangalan nito bagamat na natili siyang nakapikit. Isang kahungkagang walang pangalan ang kanyang nadama dahil sa paglaya ng mga labi niya mula sa mga labi nito. Kaya nang muli niyang madama ang halik nito, tila nilipad ng hangin ang inhibisyong natitira sa kanyang katawan. Marahan niyang kinabig ang batok nito at sinalubong ng halik ang mga labi ng binata. Dahil sa ginawa ni Patricia, hindi napigilan ni Mateo ang mapaungol. At nagsilbing mitsa yun upang tuluyang makahulagpos sa pagtitimpi ang binata. Ang mga kamay nito ay mas naging mapangahas. Waring may sariling isip yon na naglumikot sa katawan ni Patricia at nais saliksikin at tuklasin ang buong pagkatao niya. Tao po, magandang araw! Otomatikong naglayo ang mga katawan ni Mateo at Patricia. Nanlalaki ang mga mata ang nakatitig sa kanila, sina Sister Teresa at dalawang babaeng may edad na. Oh my God! My God! Hiyaw ng utak ni Patricia. Bukod kay Sister Teresa, ang dalawang babae ay taga DSWD at kasalukuyang nag-aayos ng mga papeles para sa legal na pag-ampon niya sa isang batang ipapalit sana niya kay Chloe kung sakaling babawiin na ito ng sariling ama. Good afternoon, Mrs. Mercado. Wika ni Sister Teresa na waring unang makabawi sa pagkabigla. Formal na formal ang mukha nito at halatang galit. Ang dalawang babae naman ay shock na shock at kapwa walang masabi dahil sa nasaksihan. Good afternoon, sister. Tugon ni Mateo. Napilit na kinalma ang tinig. Tumayo ito at inilahad ang palad kay Patricia upang alalayan siyang tumayo. Nangangatog ang tuhod na tinanggap yun ni Patricia. Napasyal kayo. Pakiwari niya ay hindi niya naririnig ang kanyang tinig. Mailap ang mga matang inay si Patricia ang nagusot na damit. Nagpasama sa akin sina Mrs. Montano at Miss Oriente. Ibabalita sana nila sa iyo na may magagawa silang paraan para aprobahan ng DSWD ang hiling mo na tuluyang ampunin ang isa sa bata namin. Kailangan makapagharap ka ng mga katibayan na makakaya mong suportahan ang bata, hindi lang sa puntong pinansyal, kundi sa puntong espiritual at moral. Uwi ka ni Sister Teresa. Ngunit mukhang abala kayo. Kaya sa ibang araw na lamang kami babalik. Uwi ka ni Mrs. Montano na mukhang may katarayan. Sandali! Ngunit tumalikod ng babae kaya napasunod dito ang kasama. Sa ibang araw na lamang kami babalik. Uwi ka ni Sister Teresa na akmang tatalikod na rin. Sandali lang ho! Agad na nakahabol dito si Patricia. Bakit? Matigas ang tinig ng madre nang humarap sa kanya. Si Mateo ang nagsalita. Ang nakita nyo, pwede ho naming ipaliwanagat. Maaring maunawaan namin ang aming nakita. Ngunit paano nyo ipapaliwanag ni Mrs. Mercado ang bagay na yan kay Chloe kung sakaling makita kayo? Isang galit na sulyap ang iniwan nito kay Patricia at sumunod na ito sa dalawang babae. Laglag ang balikat na napaupo sa sofa si Patricia. Nang may iwang magkaharap sa sala, sina Patricia at Mateo, hindi niya malaman kung paano ito pakikiharapan. Sinira mo. Hindi lang ang tiwala ko sa'yo.
kundi pati ang pag-asa ko na makapag-ampo ng bata kapag wala na si Chloe. Maya-maya ay wika niya. Naiiling at napabuntong hiningang humakbang si Mateo palapit sa kanya at naupo ito sa tabi niya. Patricia, I'm really sorry, pero kung ang inaalala mo ay ang nasira mong reputasyon dahil sa nasaksihan nila, pwede pa naman nating buuin yun. Paano? Paangil niyang tanong na nagpipigil maiyak. Marry me. Ha? That way, may babangon mo ang karangalan mo. Ilang saglit niyang natitigan si Mateo. Are you out of your mind? Maya-maya ay pagalit niyang tanong. No, of course not. Binata ako at byuda ka. Walang masama kung magpakasal tayo. Kalmanteng tugon ng binata. Tila ba isang simpleng bagay lang ang inaalok nito sa kanya? Pero hindi natin mahal ang isa't isa. Saglit na natigilan si Mateo. Maya-maya ay umawang ang bibig nito na waring may nais sabihin. Ngunit hindi sinasadyang napasulip ang binata sa malaking portrait ni Harold na nakalagay sa ibabaw ng TV. Maybe we're not in love right now. Pagkuway wika nito. Ngunit kung talagang mahal mo ang bata at ayaw mong malayo sa si Chloe, susugal ka at magsasakripisyo, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? We're not getting any younger, Patricia. Ako, binata nga at may anak. Wala namang may tuturing na ina. Ikaw maligaya ka sa piling ni Chloe. At alam kong mahal na mahal mo siya. Hindi pa ba sapat yun para isakripisyo mong yung sarili? Minsan pang nalito si Patricia. Think it over, Patricia. Baka sakali ma-realize mo na hindi ka rin talo sa magiging pasya mo. Minsan pang naging balisa si Patricia ng gabing yun. Kailangan maging mabilis ang kanyang pagpapasya. Nagiging mabilis ang paglapit ng kalooban ni Chloe kay Mateo at hindi niya ma-imagine ang sarili na nag-iisa na naman sa malaking bahay na yun. Nang saglit niyang lingunin si Chloe, nakatabi niya sa kama ay tila kinurot ang kanyang puso. Tama si Mateo. Matitiis ba niyang mawali sa kanya ang batang ito na simulat sa pool ay kanya nang minahal? Marahang ipinikit ni Patricia ang mga mata at binuo sa isip ang anyo ni Mateo. Ang mukha ng lalaking tila mapipilitan siyang pakasalan. At sa kanyang ginawa, tila rolyo ng pelikulang isa-isang nagbalik sa kanyang gunita ang ginawa nitong kapangahasan sa kanya kanina. Ang paghalik nito sa kanyang mga labi, ang masuyong paghaplos sa kanyang katawan, maging ang pagsasanib ng kanilang mga hininga. Bakit pakiwari ni Patricia ay may nabubuhay na pananabik sa kanyang puso na sana'y muli yung maulit? Pabuntong hiningang ipinilig niya ang ulo. No, hindi ako dapat patangay sa sandaling kapusukan na yon. Saway niya sa sarili. Patricia, bigla siyang napagmulat. Mateo! Gimbal siya nang minsan pang maramdaman ang buong bigat ng binata na nakadagan sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo rito sa silid ko? Akala ko umuwi ka na sa kabayanan at... Shhh! Mabilis nitong natakpan ang bibig niya at saglit na sinulyapan si Chloe. Naparito ako para minsan pang iyalok sa iyo ang aking pangalan. Halos panas na wika nito upang hindi mabulahaw ang bata. At kung nagdadalawang isip ka pa rin, hayaan mong tulungan kitang magpasya. Pagkawika nun ay tinawid ni Mateo ang kapirasong pagitan ng kanilang mga labi. Minsan pa napatitig sa kawalan si Patricia, ngunit maya-maya pa ay dahan-dahan na siyang napapikit. Shucks! Hinaing ng kanyang isip pagkaway ibinuka niya ang mga labi upang salubungin ang halik nito. Bakit may kapangyarihan siyang ipadama sa akin ng ganitong pakiramdam? Matagal ang halik na yun, waring ayaw na nilang matapos. Sa nanlalabo niyang diwa, sumalit sa kanyang balintataw ang mukha ni Harold. Eksaktong inilayo ni Mateo ang mga labi sa mga labi niya. Harold! Yun ang pangalang nanula sa bibig ni Patricia nang lumay ang kanyang mga labi. Natigilan si Mateo. Pagkuway napatitig siya sa mukha ni Patricia na nananatili pa rin nakapikit. I'm sorry, Harold. Hindi ko to gusto mangyari, ngunit mahirap palang subilin ng puso. Ngunit dahil hindi batid ng binata ang nilalaman ng puso ni Patricia, nagtagi sa mga bagang nito at pabiglang napalayo sa kanya. Mateo! Nagulat siya at napadilat. We're running out of time, Patricia. Kailangan mo magpasya bago maging huli ang lahat. Yun lang at humakbang na si Mateo palabas sa kanyang silid. Kung anong bilis ng pagdating ng binata, gayon din ito kabilis na nawala sa kanyang paningin. Pabuntong hiningang niyakap niya ang sarili. Bakit pakiwari ni Patricia ay minsan pang nahungkad ang kanyang buong pagkatao dahil sa pagkawala ni Mateo sa kanyang paningin? Shucks!
Mura ni Mateo sa sarili habang palakad-lakad sa kanyang silid. Minsan na akong nasaktan nang magtaksil sa akin si Ana. Ngunit bakit mas masakit ang nadarama ko ngayon sa isipin si Harold pa rin ang nasa puso ni Patricia? Nang hindi maihanap ng kasagutan ang tanong sa kanyang isip, padabog na nahiga sa kama ang binata at tumitig sa kawalan. No, alam ko, nadarama ko. Makakaya kong turuan si Patricia na mahalin ako. Pagkonsola ni Mateo sa sarili. The way she responds to me, damang-dama ko na hindi lang yun dahil sa init ng katawan. Dama ko ang tibok ng kanyang puso. Nakatulugan ng binata ang isiping yun. Nagulantang pa siya sa tunog ng cellphone niya ng umagang yun. Hello? Pupungas-pungas sa bumangon si Mateo at sinagot ang cellphone. Sir, si Laila ho to. Uwi ka ng tinig sa kabilang linya. Yeah, bakit ka napatawag? Importante ba? Napabalikwas ng bangon ng binata. Opo, sir. May problema ho rito sa office. Gusto pong bawiin ni Mr. Licandro ang kontrata niya sa atin. Bakit daw? Nababagalan daw siya sa trabaho ng mga tauhan natin at mukha daw mahinang klase ang mga ginamit nating materyales sa kanyang building. Saglit na nag-isip si Mateo. Importante na harapin niya ang problema sa kumpanya ilang taon niyang binuno ang pagpapalago. Ngunit importante rin na alamin niya kung ano ang pasyon ni Patricia. Sir, untag ni Laila sa kanya. Okay, I'll be there bago magtanghali. Pero hindi ako magtatagal. Babalik din ako sa Barrio San Lucas mamayang hapon. Yes, sir. Sa pagitan ng pag-aasikaso sa bata at paghihintay kay Mateo, ay nakabuo na ng pasya si Patricia. Tatanggapin na niya ang alok ng binata na kasal. That way, hindi na malalayo sa kanya si Chloe at maitatayo na niya ang reputasyon. Maampun pa niya ang bata. Ngunit, hanggang makakain ng hapunan ay walang Mateo na dumating. Good night, Chloe. Masuyong wika ni Patricia sa bata matapos itong kumutan. Ngumiti ito at marahang ipinikit ang mga mata. Naiiling na naupo siya sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang buhok ni Chloe. Mateo, hindi lang ang anak mo ang minahal ko, kundi pati na yata ikaw na. Bulong niya sa isip habang minamasdan ang mukha ng bata na kamukhang kamukha ng ama. Ngunit hanggang sa igupo ng antok si Patricia, walang Mateo na dumating. Nang sumunod na araw, malungkot na nakatanaw sa labas ng gate si Patricia. Mateo, akala ko may importante sa iyong pasya ko. Bakit ngayon hiwala ka? Pabuntong hiningang ipinasya niyang pumasok na sa kabahayan. Mami Patricia! Chloe? Kaya nagulat pa siya ng malingunan ng batang babae na nakatayo sa likod niya. Mami Patricia, wala pa po ba si Tito Mateo? Aha? Gulat na gulat siya nang marinig ang buong-buong tinig ni Chloe. Bakit hindi siya bumalik kahapon dito? Bakit wala pa siya ngayon? Baka sa mukha ng bata ang kalungkutan. Iha. Halika muna sa loob. Hindi malaman ni Patricia ang gagawin. Ang mabuti pa, doon na natin pag-usapan ng Tito Mateo mo, okay? Inakay niya ang bata sa loob ng bahay. Kaya wala pa si Tito Mateo mo dahil may pinuntahan siya. Pero huwag ka mag-alala, maya-maya lang narito na siya. Matsyagang paliwanag ni Patricia kay Chloe. Pero bakit nga wala pa siya? Makulit na tanong ni Chloe. Kasi nga, sinadya niyang putulin ang iba pang sasabihin at nakangiting tinitigan ng bata. Teka, nagsasalita ka na, ha? Ngumiti si Chloe at lumabas ang maliit at puti nitong mga ngipin. Matagal na po ako nagsasalita, Mami Patricia. Kapag naglalaro kami ni Tito Mateo, kinakausap niya ako. Nangingislap ang mga matang wika nito. Gustong gusto ko pong sumagot pero nahihiya ako. Ang daya mo naman. Nasisihang nagulo ni Patricia ang buhok ng batang babae. Hindi mo ako agad kinausap. Kasi nga po, nahihiya ako. Sus, at bakit ka naman mahihiya? Sana po dumating na si Tito Mateo. Miss ko na po siya. Ha? Muling naalala ni Patricia ang binata. Tiyak po matutuwa rin siya kapag nalamang nagsasalita na ako. Uwi ka ni Chloe. Oo nga. Pabigla niyang tugon. Tiyak na matutuwa yun kapag nalamang nagsasalita ka na. At sa katuwaang nadarama, nahiling niyang sana nga ay dumating na si Mateo. Gabi na naman. Ngunit kagaya ng nakaraang gabi, wala pa rin si Mateo. Mami, kailan darating si Tito Mateo? Ha? Tila na alimpungata mula sa pag-iisip si Patricia. Baka bukas ng umaga. Tugon niya kay Chloe. Nakakainis naman.
Nakasimangot na naupo sa kama ang bata at nangalumbaba. Gustong-gusto ko pa naman siya makita ngayon. Napabuntong hininga si Patricia. Talaga bang miss mo na siya? Opo, kasi ang bait-bait niya. Hindi kagaya ni. Natigilan sa pagsasalita ang bata na waring nililimi kung dapat sabihin ang nasa kalooban niya. Eh, hindi kagaya ni no? Takang tanong ni Patricia. Nagyuko ng ulo ang bata at nilaro-laro ang mga daliri. Chloe, tell ito mami Patricia, okay? Nakikinig ako. Himok niya sa bata. Hindi ka tulad nino. Ulit niya sa tanong. Napasigok si Chloe pagkuway nagtaas ito ng tingin at pautal-utal na nagsalita. Si Daddy Tony ko. Ang bagsik at ang tapang. Lagi niya kaming sinasaktan ni mami. Bahagyang kuminig ang tinig ng bata. Ha? Kahit nasa isip pa ni Patricia ang hinalang yun, nagulat pa rin siya. Talagang sinasaktan ka ng daddy? Ng daddy Tony mo? Opo, kuminsan nga po, ikinukulong niya ako sa kwarto at hindi pinapakain. Ang mami mo, ano ginagawa? Muling napasigok ang bata. Wala po kasi sasaktan din siya ni daddy kapag nakialam siya. Minsan nga po pati si mami galit sa akin. Sabi niya, malas daw ako sa buhay niya kaya lagi siyang sinasaktan ni daddy. Muli itong napahikbi. At sa pagkakataong yun, masaganang luha na ang namalisbis sa mga mata nito. Nababaghang napatitig si Patricia sa mukha ng bata. Talaga nga palang magkakaroon ng psychological problem si Chloe dahil sa dinanas sa kamay ng ama-amahan. Chloe, pwede ba magtanong? Nananansyang tanong niya. Ano po yun? Bagamat tumigil na sa pagiyak ang bata ay humihikbi pa rin ito. Noong gabing masunog ang bahay niyo, ano ba talaga nangyari? Pinilit niyang maging maingat sa pagtatanong. Ngunit sukat sa tanong ni Patricia, lumarawan sa mukha ni Chloe ang takot. Si mami po, sinasakal si daddy. Kumakatal ang tinig na wika nito. Ha? Pinalo po ako ng pinalo ng sinturon ni daddy. Nagaway po sila ng awatin siya ni mami. Tapos, sabi ni daddy, ipamigay ako. Para raw hindi niya awayin si mami. Nagalit po ang mami ko at lalo silang nag-away. Tapos po sinakal siya ni daddy. Nagwala si mami kung ano-ano ang ibinato. Tapos nagtatakbo sa kwarto. Sinundan siya roon ni daddy. Doon sila nag-away. Hindi ko alam ang nangyayari. Tapos nakakita na lang ako ng apoy mula sa silid. Kumalat na yun sa bahay namin. Hindi naman ako makalabas kaya sa kusina ako nagtatakbo at nagtago ako sa ilalim ng lababo. Napalunok si Patricia. Awang-awa siya sa bata dahil maliit pa ito ay nagdanas na ng kalupitan. Shh! It's alright, Chloe. It's alright. Mabilis na niyakap ni Patricia ang bata at pinayapa ito. Ayoko na po sa kanila. Hindi nila ako mahal. Pautal-utal na wika ng bata habang umiiyak. Don't worry, hindi kita ibibigay sa kanila. Ako na lang ang mag-aalaga sa iyo. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Chloe upang ipadama rito ang kapanatagan ng loob. Mateo, kailangan mo nang dumating. Kailangan malaman mo nang pasya ko. Hiling niya sa isip. Matutuwa kaya si Mateo sa pasya ni Patricia? Ano na nga kaya ang kalagayan ng negosyo ng binata? Good morning. Mateo? Napatayo sa upuan si Patricia nang makita ang binata na nakatayo sa bungad ng komedor. Tatlong malalaking plastic bag ang bitbit nito at sa ayos at bihis ay may hinuhang sa malayo pa ng galing. Tito Mateo! Malakas na tawag dito ni Chloe sabay bitaw sa kutsara tinidor at patakbong lumapit sa binata. Hey! Natatawang niyakap ni Mateo ang batang sumalubong dito. Isa-isa lang, may pasalubong ako sa inyo. Uwi ka ng binata. Tito Mateo, bakit ang tagal-tagal niyong bumalik? Pagdaka ay tanong ni Chloe. Napamaang ang binata at napatitig sa mukha ng bata. Chloe, nagsasalita ka na? Hindi makapaniwalang bulalas nito. Patricia! Pag-away sinulyapan siya ni Mateo. Nangingiting tumayo si Patricia at humakbang palapit sa kanila. Kahapon siya nakipag-usap sa akin. Wika niya na pinipigil ang sarili sa kagustuhang takbuhin ng yakap ang binata. Biglang-bigla kasi ay naamin niya sa sarili na miss na niya ito. Talaga? God, akala ko'y matatagalan pa bago siya gumaling. Pagkuway natitigan ni Mateo ang anak, maya-maya ay mahigpit nitong niyakap ang bata.
Tito Mateo, hindi ka naalis ha. Hindi mo na kami iiwan. Inosenteng hiling ng bata. Napaangat ang ulo ni Mateo at napatingin kay Patricia. Ngumiti siya at napabuntong hininga bago sumagot. Pahig na ako sa hinihiling mo. Narealize ko kasing magandang naisip mo. Anyway, just for the sake of her. Walang gatol na wika ni Patricia. Saglit na natigilan ang binata. Pait ba yung sumungaw sa mga mata nito? Humakbang ito palapit sa kanya. Pangako, magiging isa tayong masayang pamilya. Salamat. Pagkuway nag-iwas ang tingin si Patricia. May gusto pa sana siyang hilingin ngunit pinigil niyang sarili. Anyway, hindi naman siya dapat humiling na sana'y mahalin din ni Mateo kapag kasal na sila. Alam niyang ang tunay na motibo nito sa pagyayaya ng kasal sa kanya ay dahil kay Chloe. Marahil ay naniniguro lang ang binata na may magmamahal ng totoo sa anak nito. Bahagyang kumirot ang dibdib ni Patricia sa isiping yun. Maliit lang ang Barrio San Lucas at anumang balita, maliit man o malaki, ay agad na kumakalat sa mga taga roon. At ang nakatakdang kasal ni Patricia sa isang estranghero ay agad na nalaman ng mga taga roon. Mabuti naman at mag-aasawa na si Senyorita Patricia. Magkakaroon na ng lalaki sa bahay nila. Natutuwang wika ng isang babae may kargang bata. Oo nga, hindi na marahil pagtatangka ang pasukin ng mga mandarambong ang bahay nila. Komento naman ng isa pang babae. At tiyak na magiging masaya ang lahat ng taga rito. Alam naman natin na kapag naghahandaan sa malaking bahay, bukas yun sa mga taga-baryo, hindi ba? Nakangiting wika ng isang lalaki. Naku, itong si Nonong, umiral na naman ang katakawan. Nagtawa na ng grupong nasa pondohan. Shucks! Galit na init siya ni Nika ang newspaper na hawak. Pagkuway naglakad-lakad dito sa kabuuan ng sala. At mag-aasawa na naman palang bruha. Sunod-sunod na hinit-hit ng babae ang hawak ng sigarilyo. Mainit na naman ang ulo mo. Nakangising wika ni Al. Ang bruhang hipag mo. Nakasilo na naman ang lalaki. Nagdadabog na naupo sa sofa si Nika. Ano naman ang pakialam mo doon? Anyway, nang mamatay sa car accident si kuya, hindi naman ako nagrabyado sa manang na parte ko, hindi ba? Ang hirap sa'yo, Al. Ang kitid ng utak mo. Gigil na wika ng babae. Hindi mo ba naisip na kung kasamang namatay sa aksidente yung Patricia? Sa'yo mapupunta ang lahat ng kayamanang naiwan ng papa mo. Alam ko, pero dahil buhay siya at legal na asawa ng kuya ko, natural na sa kanya mapupunta ang malaking bahagi ng kayamanan. Dahil si kuya ang totoong anak at ako'y ampun lang. Ang problema kasi sa'yo, kontento ka na sa kung anumang meron ka. Kung noon mo pa sinunod ang gusto ko, nailigpit kayang babae niya. E di sana sa atin ang asyenda, sa Barrio San Lucas. Nika, yun lang ang ginawa nating krimen sa pagkamatay ni kuya. Sumbab pa rin sa konsensya ko. Gusto mo pang dagdagan? Galit na tumayo ang lalaki at humakbang papasok sa silid. Loko ka talaga. Gumawa ka na rin lang ng krimen. Hindi mo pa nilakihan. Pareho din ang parusa nun kapag napunta ka sa impyerno. Pabalabag na hinilang pasara ni Al ang pinto ng silid. Gigil na walang nagawa si Nika, kundi magnit-ngit na lamang. Hindi ako makapapahig na lumigay ang bruhang yun. Inagaw na nga niya sa akin si Harold nun. Mapupunta pa ng tuluyan sa kanyang malaking kayamanan ng mga... ng pamilya ni Harold. Gagawa ko ng paraan para hindi matuloy ang kasal niya sa Mateo na yun. At isang balak ang binuo nito sa isip. Mabuti naman at balak niyong pakasal. Nakangiting wika ni Sister Teresa kay Patricia nang bumalaw siya sa ospisyo de la Angela. Bukod sa magkakaroon na ng totoong pamilya si Chloe, niligaya ka pa. Isa pa siguro naman ay mabubura na ang masamang isipin sa'yo. Gaya na lang ni na Mrs. Montano na nakakita noon. Sinadya nitong huwag ituloy ang ibig sabihin. Napangiti siya at saglit na nilingon si Mateo na nakikipaglaro sa mga batang ulila na naroroon. Opo nga, salamat ho sister. Anyway, kaya ako nagpunta rito para magdala ng donasyon sa pagkain ng mga bata rito. Talagang may mabuti kang kalooban, Patricia. Hanggang ngayon, hindi ka nakakalimot dito sa lugar na pinanggalingan mo. Nasisiyahang wika ng madre. Mahal ko pong lugar na to at panata ko na yon. Isa pa, aanhin ko naman ang perang naiwan ni Harold na sobra-sobra sa gastos namin. Napakapalad ni Chloe dahil ikaw ang nakaampun sa kanya. Mapalad siya dahil sa matyaga mong pag-aalaga sa kanya at gumaling siya. Hindi lang naman ho ako ang naging dahilan ng pagaling niya.
sa tulong ho ni Mateo. Kaya nakawala si Chloe sa tromang dinanas niya. Ano't na anuman ang dahilan, natutuwa ko para sa iyo, Patricia. Sana'y lubigaya ka na. Inilahad ng Madre Superiora ang kamay sa kanya. Nang tanggapin ni Patricia ang palad nito, yun din ang kanyang pipinghiling. Sana'y lumigaya na siya. Ngunit paano siya liligaya sa isipin kaya siya pakakasalan ni Mateo ay dahil lang kay Chloe. Let's go. Napaigtad pa si Patricia nang maramdaman ang pagakbay ng braso ni Mateo sa balikat niya. Oo. Gayunpaman, pinilit niya maging casual sa harap ng madre. Sister Teresa, we have to go. Aasahan ko ang pagdali niyo sa kasal namin at ng mga madre rito. Makakaasa ka, iha. Nakangiting wika ni Sister Teresa. Pink ang motif sa kasal ni Mateo at Patricia. Ginanap yun sa simbahan ng Barrio San Lucas at ang reception ay gaganapin sa malaking bahay niya. Ang mga taong nagsidalo ay mas marami ang mga taga roon. Mabibilang lang sa kamay ay may sinasabi na kinabibilangan ng mayor at konsehal na tumatayong ninang at ninong. Si Chloe ang flower girl na cute sa suot ng bestidang yari sa lace at kulay beige. Napangiti si Mateo nang matanaw na nagsisimula ng magmarcha sa aisle si Patricia. Magandang-magandang babae sa suot nitong damit mangkasal. Napakaganda niya. Para siyang bulak na busilak sa kalinisan at kagandahan. Sa loob-loob ng binata habang tila slow motion sa paningin ang bawat kilos ni Patricia. Ang mahinhing ngiti ng babae na aninag sa puting belo na nakatakip sa mukha nito. Maging ang pagkiling ng ulo at paggalaw ng katawan. Pakiramdam ni Mateo, siya na ang pinakamaligayang lalaki sa mundo. Dahil nakatakdang maging kanya ang babaeng papalapit. Oh God, I can't believe this. Bulong sa isip ni Patricia habang titig na titig sa mukha ng lalaking naghihintay sa kanya sa harap ng altar. Hanggang ngayon, hindi niya mapaniwala ang muling madarama ang damdaming na dama noong una siyang ikasal kay Harold. Yung damdaming maligayang maligaya dahil nakatakda na niyang maangkin ng binata. Nang makarating siya sa harap ng altar at tanggapin ang palad ni Mateo na nakalahad, lalong napuno ng emosyon ang kanyang dibdib. At nang sabay silang lumuhod sa harap ng dambana ng Diyos, pakiwari ni Patricia ay pumasok siya sa bagong daigdig. Mateo, do you take this woman as your lawfully wedded wife, in sickness and in health, till death do you part? Tumikim muna si Mateo, pagkuway saglit na nilinga si Patricia bago sumagot. Yes, Father. Nakangiti sa kanyang wika nito. Patricia, do you take this man as your lawfully wedded husband, in sickness and in health, till death do you part? Tila nabikig si Patricia sa huling sinabi ng pare. Till death do you part? Harold. Biglang pumasok sa isip ni Patricia ang dating asawa. Patricia, untag ng pare sa kanya. Ha? Titig na titig si Patricia sa pare. Pagkuhay, tila wala sa sariling nilinga niya si Mateo. Harold. At sa pagkakatitig niya sa mukha nito, ang tingin niya rito ay ang dating asawa. Nagdaramdam, nanunumbat ang mga mata. Nagtagis sa mga bagang ni Mateo. Kahit mahina lang ang pagkakabanggit ni Patricia sa pangalan ni Harold, malinaw pa rin yung nakarating sa pandinig ng una. Patricia, muling untag ng pare sa kanya. Po, please answer my question. Yes. Tila nabibigig niyang tugon. Umugong ang mahinang bulungan sa loob ng simbahan. Now, I pronounce you as man and wife. Pagtatapos ng pari sa seremonyas na yon. Ang kasiyahang nadarama ni Mateo kanina ay tila nalambungan kaya hindi nito magawang umiti sa mga bisitang bumabati sa kanila. Si Patricia naman, ilang na ilang dahil sa nakikitang kapormalan ng asawa. Maligayang bati sa inyo. Nakangiting wika ni Sister Teresa. Salamat ho. Tugon ni Mateo na pinilit ang isang ngiti sa mga labi. Pasok ho kayo sa loob. Yaya ni Patricia sa mga to. Nasisiyang humakbang papasok sa maluwang na looban ang madre kasunod ng ilang bisita. Ang mag-asawa naman ay nakatayo sa gate at sinasalubong ang iba pang dumarating. Mateo, halika sa loob. Yaya ni Patricia maya-maya nang wala nang dumarating. Walang kibong inalalaya ni Mateo sa siko ang asawa. At humakbang na sila patungo sa mahabang mesa. Bagamat hindi kumikibo ang asawa, damang-dama ni Patricia ang kakaibang mood ng lalaki. Gusto sana niyang magtanong ngunit pinigil niya.
Patricia! Sabay silang napalingon sa tumawag. Nika? Maang nabigkas si Patricia sa pangalan ng babae na una niyang nakita nung kasal nila ni Harold. Ito ang babaeng nahuli niyang masama ang tingin sa kanya noon na kalaunan ay nalaman niya kalibin pala ni Al. Si Al ang itinuturing ni Harold na pinakamalapit na kamag-anak noon dahil ampo nito ni Don Mercado na ama ng huli. Bakit hindi mo yata kami inimbita ni Al? Nakangiting tanong ng babae habang humahakbang na palapit sa kanila. Akala kayo wala kayo rito sa Pilipinas. Kinakabahang tugon ni Patricia. Kahit kailan niya makaharap ang babae, nag-iiba ang kanyang pakiramdam at nakadarama ng pagkailang dito. Ang sabihin mo, nagmamalaki ka na. Palibhasa, alam mong ampon si Al. At ang asawa mo ang tunay na anak. Kaya mababa ang tingin mo sa amin. Nakalabing wika nito. Eh, hindi totoo yan. Alam naman ni Al na mula nang mabiyuda ako sa kuya niya, naging abala na ako dito sa probinsya at... Oh, forget it! Putol ni Nika sa iba pa niyang sasabihin. Anyway, kaya nga pala ako nagpunta rito. Kahit na hindi naman ako invited, para batiin ka. Si Al ayaw sumama, kaya ako na lang ang nagpilit na makarating. Pagkuway sinulya pa nito si Mateo na katabi niya. Well, siya bang naging asawa mo? Tanong nitong humagod ang malagkit na titi kay Mateo. Oo, Mateo, siya si Nika, asawa ni Al, ang kapatid ni Harold. Nika, siya ang mister ko at... Hi! Nice meeting you too, Mateo. Nakangiting inilahad ni Nika ang palad nito. Siya nga pala, pasok sa loob. Untag ni Patricia sa matagal na pakikipagkamay ng babae sa kanyang asawa. Oh, thanks! Matapos bitawan ang kamay ni Mateo ay pakimbot na pumasok sa looban ng babae. Inis na sinundan niya ng tingin ang bilas na hilaw. Masama ang kutob ko sa babaeng to. Tila may dalang problema kung makatitig at magsalita. Sa loob-loob niya. Patricia, naghihintay ng mga bisita. Untag ni Mateo sa kanya. Ha? Parang nagising sa pagkakaidlip si Patricia. Maliban sa pananahimik ni Mateo habang kumakain sila, naging maayos naman ang mga sumunod na pangyayari. Matapos ang pagkain ay sinundan yun ng picture taking. Pagkuway ang traditional na paghahagis ng bouquet sa mga kadalagahan at ang traditional na paghahagis ng garter ng groom sa mga kabinataan. Nang isa-isang magpaalam ang mga bisita, nagsimulang kabahan si Patricia. Magpapaalam na kami sa inyo. Wika ni Sister Teresa na isa sa ilang nagpahuling umalis. Salamat po sa pagdalo. Nakangiting wika ni Patricia. Sana'y maging maayos ang pagsasama niyo. Hindi magiging maayos ang pagsasama nila. Buhat sa kung saan ay sumulpot ang isang lalaking naka-jacket. Sabay na napatingin ang mag-asawa sa bagong dating. Sino ho ang... Natigilan sa pagtatanong si Patricia nang biglang inumang ng lalaki ang isang armas sa kanya. Napatili ang ilang pang bisitang naiwan. Si Patricia naman, hintakot na napakapit sa braso ni Mateo. Pare, hindi magandang biro yan. Matatag na wika ni Mateo na niyakap si Patricia. Ngumisi ang lalaki. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagbibiro. Pagkawika nun ay kumilos ang daliri nito, pakalabit sa trigger ng armas. No! Kasunod ng malakas sa putok ng armas ay sigaw ni Mateo na maagap na naiharang ang katawan kay Patricia. Napangisi ang lalaki nang makita ang pagpulandit ng dugo sa katawan ni Mateo. Pagkuway muli nitong iniumang ang armas sa kanya, sa kanila, at akmang ipuputok na muli. No! Ngunit bago yun nagawa ng lalaki, nahamik pa ni Mateo ang natitirang lakas at mabilis na nilundag ito. Nagtilian ang mga babae. Si Patricia naman na natiling nakatitig sa dalawang nagbubuno. Till death do you part. Tila alingaw-ngaw yun na paulit-ulit na bumabalik sa nanlalabo niyang diwa. Dahil sa pagkakatitig sa dugo ang katawan ni Mateo, na patuloy sa pakikipaglaban sa lalaki. No! Sigaw ng utak ni Patricia. Hindi ko na kaya! Pakiramdam niya ay mababaliw siya sa mga sandaling yun dahil sa pangalawang bangungot na nararanasan. Tulungan niyo si Mateo! Malakas ang sigaw ni Sister Teresa. Ang ilang kalalakihan na naroroon ay tila nagising sa saglit na pagkakaidlip at maagap na dinaluhan si Mateo sa pakikipagbuno sa lalaki. Ilang sandali pa, nagapina na mga ito ang lalaki. Si Mateo naman, tila naubusan na ng lakas at tuluyang nalugmok sa damuhan. Mateo!
Umiiyak na tinakbo ni Patricia ang asawa at mabilis itong kinalong. Please don't go! Hindi ko na kaya! Sigaw niya sa pagitan ng pag-iyak. Patricia! Ang bata! Huwag mong pababayaan! Mahalin mo siya at... Ngunit hindi na nito nagawang ituloy ang nais sabihin. Huwag! Sigaw ng lalaking natalian na ng mga bisita. Inutusan lang ako! Binayaran lang ako! Sino nagbayad sa'yo? Galit na tanong ng isa sa mga bisita. Naging mailap ang mga mata ng lalaki. Siya! Sabay turo nito kay Nika na pilit na nagkukubli sa karamihan. Gimbal na napaatras ang babae. Alam nitong wala na itong masusulingan. At bago pa nakatakbo si Nika, nadamba na rin ito ng ilang bisita. God, no! Bahagya lang lumabas sa bibig ni Patricia mga katagang yun matapos marinig ang huling sinabi ng doktor. 50-50 ang tsyansa ni Mateo na mabuhay. Bukod sa maraming dugo ang nawala sa katawan nito, nadaplisan ng bala ang bituka ng lalaki. Patricia, iha, ipagdasal mo na lamang ang asawa mo. Uwi ka ni Sister Teresa sa kanya na hindi humihiwalay sa tabi niya. Sister, bakit ganun? Bakit parang ayaw akong lumigaya? Himutok niya sa pagitan ng paghikbi. Iha, talagang ganun ang kapalaran. Huwag ka sanang mawala ng pananalig sa kanya. Alo ng madre sa kanya. Pero bakit ho ako? Hirap na ako. Napabuntong hininga na lamang si Sister Teresa at walang nagawa kundi haplusin siya sa likod upang konsolahin. Ang mabuti pa, halika sa chapel at hintayin natin ang resulta ng operasyon sa kanya. Tila papil na sumunod si Patricia sa utos ng madre. Pakiramdam niya sa mga sandaling yun, wala na siyang lakas. Nang mawala sa kanya si Harold, hindi niya nalaman agad. Dahil kapwa sila walang malay at sugatan ang isugod sa hospital. Patay na ito nang malaman niya samantalang siya nagpapagaling ng mga sugat sa hospital. At kung labis-labis ang sakit na nadama ni Patricia noon, pakiramdam niya ngayon, wala nang higit pa sa nadarama niyang sakit. Mas masakit pala ang patalim kapag nakaamba. Lord, huwag mo siyang kukunin sa akin. Baka po hindi ko na makaya sa ikalawang pagkakataon. Dasal niya habang nakatitig sa estatuwang nakapako sa krus. Walang patid ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. And I promise to you, Lord, mamahalin ko siya at paglilingkuran. Lalo kong mamahalin ang anak niya at patuloy kong lilingapin ang mga batang nangangailangan ng pagmamahal. Kapag nakalampas siya sa taning na oras, ligtas na siya. Uwi ka ng doktor na umopera kay Mateo. Luha ang minasdan ni Patricia ang asawa na wala pa rin malay. Sa kaliwang braso nito ay may nakalagay na dextrose habang sa kanang braso ay isang tubo na dinadaluyan ng dugo mula sa botelya. Mateo, please don't go. Bulong niya sa isip. Pagkuway na upo siya sa gilid ng kama at masuyong ginagap ang palad ng asawa. Ilang oras siyang nanatili sa ganong ayos. At nang hindi na siya makatagal sa antok at pagod, ay tuluyan siyang iginupo ng antok sa pagkakadukmo sa gilid ng kama. Patricia! Bahagyang pinisil ni Mateo ang palad ng natutulog. Mateo! Otomatikong nagising si Patricia nang marinig ang bahaw na tinig ng asawa. Bakit diyan ka natulog? Tanong nito kahit hirap na hirap na magsalita. Luha ang ngumiti si Patricia at ginanti ng pisil ang palad ng lalaki. Pinabantayan kita. Gusto kong matiyak na ligtas ka. At ako ang una mong makakausap sa sandaling magising ka. Pilit ang ngiting sumungaw sa mga labi ni Mateo. Ligtas na ako. Magpahinga ka na ng maayos. Umuwi ka na muna sa bahay at tingnan mo si Chloe. No. Gusto kong tiyaking wala ng anumang peligro sa kalagayan mo. Dito ako. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Pero, shh! Maagap na naiharang ni Patricia ang isang daliri sa mga labi ni Mateo. Huwag matigas ng ulo para gumaling ka kaagad, okay? Saka isang mabilis na halik sa mga labi nito ang kanyang ginawa. Nang ilayo niya ang mukha dito at saglit na naglapat ang mga paningin nila, nginitian niya ito. Dapat nasa honeymoon na tayo ngayon, hindi ba? Pero dahil ganyan ang kalagayan mo, kailangan natin maghintay. At ayoko maghintay ng matagal. Nanunukso ang himig at titig ni Patricia. Nang ganap na maunawa ni Mateo ang nais niyang tukuyin, napangiti ito kahit
napangiwi sa kirot ng sugat sa tiyan. Yeah, ayoko rin maghintay ng matagal. So, si Nanika at Alpa lang may paka na. Kung bakit nawalan ng preno ang kotse niyo ni Harold nun? Casual na tanong ni Mateo habang tinutuyo ng tuwalya ang buhok nito. Galing ang lalaki sa shower room at ngayon ay hubad-baro itong nakaharap sa salamin. Oo. Naiilang na tugon ni Patricia. Hindi niya magawang tumingin ng direkta sa hubad na dibdib ng asawa dahil naiilang siya. At sinika rin na nagutos sa lalaking yun. Napaslangin tayo. Oo. Muling tugon ni Patricia. Pag-uwi, inayos niya kunwari ang sapi ng kama upang hindi makahalata si Mateo sa ginagawa niyang pag-iwas. Well, bakit nga ba may mga taong ganun? Hindi nakukontento sa parteng ibinibigay para sa kanila. Himutok na tanong ni Mateo. Marahan itong inilapag sa sofa ang hawak ng tuwalya at tila walang anumang tumingin sa kanya. Otomatikong napabaling sa ibang lugar ang mukha ni Patricia. Napangiti naman si Mateo at maaliwala sa mukhang humakbang palapit sa kanya. Ikaw, hindi ka pa ba magsha-shower? Malambing nitong tugon sabay upo sa tabi niya. Magsha-shower na. Pabigla siyang napatayo at anyong hahakbang patungo sa banyo. Gusto mo bang samahan kita? Nanunukso ang himig ni Mateo. Huwag na. Pagdakay pumasok siya sa banyo at inilak ang pinto nun. Nangingiting inilapat ni Mateo ang likod sa kama at marahang ipinikit ang mga mata. Sa isip nito naglalaro ang eksenang hinihiling ni Patricia na magpagaling na ito dahil hindi na makapaghintay ang babae ng matagal upang maisakatuparan ang kanilang pagiging mag-asawa. Ilang ulit yatang sinabon ni Patricia ang sarili. Pagkaway nagsipilyo siya at tiniyak na mabangong ang kanyang hininga. Nang tuyuin niya ng tuwalya ang basang katawan, nangingiting sinulyapan niya ang sarili sa malaking salamin. Mateo, sana madulutan kita ng kasiyahan sa matutuklasan mo. Bulong ni Patricia sa isip, pagkaway ibinalot na sa hubad ng katawan ang malaking tuwalya. Nang lumabas siya sa banyo, agad na nagtama ang paningin nila ni Mateo, na waring hinihintay ang paglabas niya mula roon. Come here, Patricia. Halos panas na wika nito bagamat malinaw na umabot sa pandinig niya. Oo. Kinakabahang, inihakbang ni Patricia ang mga paa palapit sa kamang kinahihigaan ng asawa. Inilahad ni Mateo ang palad, ngunit waring naiinip na ito kaya tumayo rin sa kama at sinalubong siya. Gusto kong makita ang kabuuan mo, Patricia. Wika nito. Kahit nakadarama ng hiya, marahan niyang ipinikit ang mga mata at sinimulang kalasin ang pagkakabuhol ng tuwalyang tanging tumatabing sa kanyang kabuuan. Dinig pa ni Patricia ang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Mateo ng ganap na humantad sa paningin nito ang kanyang kabuuan. Patricia, napakaganda mo. Usal nitong inilapat ang katawan sa kanya. Napasinghap siya ng maramdaman ang pagkakalapit ng katawan nilang kapwa na walang saplot. At baano ba niya pakikitunguhan ang mga sensasyong naguunahang gumapang sa kanyang mga ugat? At baano ba niya sasabihin sa asawa na yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakadama siya ng hubad ng katawan ng isang lalaki? Patricia, feel me. Bulong ni Mateo pagkuway, hinawakan nito ang palad niya at inilagay sa mukha nito. Lalong naging mariin ang pagkakapikit ni Patricia. Ang mainit na balat ni Mateo damang-dama niya. Touch me, Patricia. Pagkuha, iginiyan nito ang palad niya pababa sa leeg hanggang sa malapad na dibdib. Lihim na napasinghap si Patricia. Dama niya ngayon ang matigas sa kalamnan ng asawa. And it makes her feel uncomfortable dahil sa kung ano-anong imahinasyon na nabubuo sa kanyang isip. Nang dahan-dahan niyang igalaw ang palad upang haplusin ang dibdib ni Mateo, muli itong napabuntong hininga. Ang init ng mga palad mo, Patricia. Sabi nito habang dahan-dahang pinaglalapit ang mga mukha nila. Hindi siya kumibo, bagkos patuloy na pinagapang ang palad sa dibdib ni Mateo. Hanggang bumaba yun, pababa ng pababa. Kasabay ng pag-ungol niya dahil sa paglalapat ng kanilang mga labi, isang ungol din ang pinakawalan ng lalaki. Dahil natagpuan na ng palad ni Patricia ang bahagi ng pagkatao nito, na waring nagyayabang. Hanggang ang yakap nila sa isa't isa ay humigpit, humigpit ng humigpit. Hanggang sa mga labi nila ay patuloy sa paghihinang, na waring ayaw nang maghiwalay. Yung pakiramdam na tila siya tinatangay sa kung saang dimensyon ay damang-dama ni Patricia.
Kaya nang igiyaya siyang pahiga ni Mateo sa malambot na kama, wala siyang ginawa kundi ang magpatangay. At maging nang maramdaman niya ang pagalis sa mga labi nito sa mga labi niya, hindi pa rin siya dumilat. Dahil batid ni Patricia, may hahagilapin sa katawan ang mga labi ng asawa. At ang matagpuan niyo ni Mateo nagmistula yung sanggol na nakatagpo ng bukal ng buhay. Napaigtad siya. Gusto niyang patigilin si Mateo sa ginagawa dahil nagsisimula na siyang mataranta sa kakaibang pakiramdam na dulot ng mga labi nito sa kanya. Ngunit hindi ginawa ni Patricia dahil ilang sandali pa unti-unti na niyang nakasanayan ang kiliting nakapaloob sa kanyang isip hanggang matuklasan niyang hindi niya nais na maputol yun. Shucks! Sabi ni Mateo na saglit na huminto sa ginagawa at pinagmasdan ang bahagi ng katawan niya na sinasamba nito. It's beautiful. Kung ito'y panaginip lang, ayoko na magising pa. Saka nito muling itinuloy ang nasimulan na. Hanggang ang mga ungol ay nauwi sa mahihinang daing. Daing na nagmistulang musika sa pandinig ng isa't isa. Ngunit nang tangkay ni Mateo na isa katuparan na ang lahat, napadilat si Patricia. Patricia! Si Mateo man ay napahinto sa ginagawa. Ako ang una? Hindi makapaniwalang bigkas nito. Oo. Tila kinakapos ng hiningang tugon niya. Oh, Patricia! Sa bugso ng katuwa ang nadarama, hindi napigilan ni Mateo na kuyumusin ang halik sa mga labi ang asawa pagkuway maingat na nitong ipinagpatuloy ang ginagawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Masuyong tanong ni Mateo habang hinaplos nito ang braso ni Patricia at hinikintala ng maliliit na halik ang batok at likod niya. Dahil alam ko matutuklasan mo rin. Nakapikit ang mga matang tugon ni Patricia. Gusto niyang namnamin ang masuyong gesture na yon ni Mateo. Bakit? I mean, nang mawala si Harold, patungo pa lang kami sa aming honeymoon. Paliwanag niya. Napabuntong hininga si Mateo at masuyong kinabig paharap ang asawa. I want an honest answer, Patricia. Wika nitong matiim siyang tinitigan. Ano yun? Kinakabahan niyang tanong. Do you love him? Yes, matapat niyang tugon. Tila kinurot ang puso ni Mateo at marini itong napapit. Dahil hindi mababago ng kamatayan niya, ang katotohanang minsan siyang naging bahagi ng buhay ko. Agad niyang dugtong sa sinabi. Pero wala na siya. Ikaw ang narito at mahal kita. Napadilat si Mateo at nagtatanong ang mga matang tinitigan siya. Nang araw na panghasan mo akong halikan, akala ko'y bunga lang ng pangungulila, kaya agad kitang tinugon. Nang tanggapin ko ang alok mong kasal, pilit kong sinasabi sa aking sarili na alang-alang lang yun kay Chloe. Pero nang malagay sa panganib ang buhay mo, na-realize ko malaking bahagi na ng puso ko ang pag-aari mo. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Mateo. Nangislap ang mga mata nito. Oo, kaya nang magising ka at matiyak na ligtas ka na, inalis ko na ang hiya sa aking katawan. Ipinadama ko sa iyo ang pananabik na naghumiyaw sa puso ko upang bigyan ka ng lakas na hangaring mabuhay. Patricia! Minsan pang hindi napigilan ni Mateo ang sarili at muling inangkin ang mga labi niya. Sandali! Ngunit marahang itinulak ni Patricia ang asawa. Bakit? Maang natanong ng lalaki. Ako'y nagtapat na, ikaw hindi pa. At ano na naman ang ipagtatapat ko? Si Chloe lang ba ang dahilan kaya mo ako inalok ng kasal? O gusto mo lang akong tulungan na makuha ang custody sa pagampun ko ng ibang mga bata? Gusto niyang makatiyak dahil naguhumiyaw sa bawat kilos ni Mateo ang damdamin ito sa kanya. Hindi, dahil kung gugustuhin ko, makakahanap ako ng maraming ina para sa anak ko. At alam kong sa kayamanang taglay mo, magiging madali para sa iyo ang ampunin ng mga bata. Kung gayon ay ano? Ngumiti si Mateo at minsan pang kinintala ng halik ang mga labi niya. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong minahal na kita? Sa una pa lamang natin pagkikita? Bola ka naman. Kahit kinikilig ay inirapan ni Patricia ang asawa. Totoo ang sinasabi ko, Patricia. Ikaw ang kabuuan ng babaeng gusto kong maging ina ng aking mga anak. Talaga? Tila siya nabibikig sa sari-saring emosyon. Dama niya sa himig ng binatang katapatan sa sinasabi nito. Hindi pa ba sapat na patunay na tinanggap ko ang balang para sa'yo? Napabuntong hininga si Patricia. Naalala niya ang ginawang pagsalag ni Mateo sa pagpapaputok ng lalaking yun. At marahil nga,
Sapat na yun upang paniwalaan niya ang sinasabi ng asawa. Tama nga sila. Mahirap magpretend na hindi mo siya gusto, na di mo siya kailangan, na di mo siya mahal. Pero may mas mahirap pa dun. Yung magpretend na meron kang iba. Pero ang totoo, siya lang talaga. Pag may nagtanong ba sa'yo, bakit mo minahal yung taong ayaw sa'yo? Madami naman dyang iba. Isagot mo, kapag nauhaw ka ba, iinom ka ba sa dagat dahil tubig din yun? Sa mga viewers, kanino ka ba dapat humanga? Sa taong iniwan ng iba para mahalin ka? O sa taong handang iwan ka dahil may mahal kang iba? Hanggang dito na lamang po ang love story ni Mateo at Patricia. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa story nito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na mga love story na aming ibabahagi para sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.